Nagkamali si Eva nang akalain niyang pinakasalan siya ni Travis dahil sa mahal siya na to. Pero lingid sa kanyang kaalaman na gusto lang pala ng lalaki na dalhin niya sa kanyang sinapupunan ang magiging tagapagmana nito. Araw-araw siyang sinasaktan ng lalaki, lalo na kapag hindi niya sinusunod ang mga utos nito. Kaya sa takot na baka saktan din nito ang magiging anak niya, ay tumakbo siya palayo rito. Okay nang siya ang masaktan, wag lang ang kanyang anak, at iniwan niya rin ng lalaki sa takot na baka hindi maging lalaki ang kanilang anak. Ang gusto kasi ni Travis ay isang lalaking anak. Paano na lamang kung sa paaralan na nag-aaral ang kanyang anak, bigla na lamang bumisita si Travis at natuon ang atensyon nito sa isang babae dahil kamukhang kamukha niyang anak nila. Kung alam ko lang na ganito kakasama, sana hindi na lang ako nagpadala sa mga kasinungalingan mo. Galit na sigaw ni Eva sa asawang si Travis, nakakatapos lamang nasampalin siya dahil hindi niya sinunod ang utos nito. Ang sabi kasi ng lalaki, wag na wag niya itong ipapahiya sa mga kaibigan, pero yun ang ginawa niya. Lumalaban ka na ngayon, baka nakakalimutan mo, nahawak ko yung buhay ng mga magulang mo. Hindi mo naman siguro gusto na may masamang mangyari sa kanila. May ngisi sa labi na sabi ng lalaki. Alam kasi ni Travis na isa sa kahinaan ni Eva ay ang mga magulang nito. Hayop ka, wag na wag mong sasaktan ng mga magulang ko. Naiiyak na sabi ni Eva. Then, sumunod ka sa akin at wag mong suwayin ang mga sinasabi ko kung ayaw mo na mawala sila sa'yo. Kinilabutan si Eva dahil sa sinabi ng lalaki. Kaya napaupo na lamang siya sa kama nang makalabas ito ng kwarto. May kasalanan din siya dahil hindi niya masyadong kinilala ang lalaki at inuna niya ang kanyang damdamin. Kaya ngayon ay naghihirap siya dahil ang akala niyang lalaki na mahal siya ay kailangan lang siya. Kailangan na magdala ng magiging anak nito. Sa takot na bigla na lamang pumasok ang lalaki sa kwarto, nilak niya ang pintuan. Kilala niya si Travis, baka hindi pa rin nawawala ang galit nito sa kanya at bigla na lamang siyang saktan. Namimiss na niya ang kanyang mga magulang. Pero wala siya magagawa dahil hindi niya pwedeng takasan ng lalaki dahil mapapahamak ang kanyang mga magulang, kaya okay lang na siya na lamang ang masaktan kaysa ang mga minamahal na magulang. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanyang pintuan. Ma'am, si Helen po ito. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang kasambahay pala yun. Kaya walang pagdadalawang isip na binuksan niya ang pintuan dahil wala namang gagawin sa kanya ang kasambahay, hindi katulad ng asal demonyo niyang asawa. Siya bang nagpadala niyan? Tanong niya sa kasambahay. Ang tinutukoy niya ay ang pagkain na nasa tray. Si sir po, kahit naman sinasaktan niya kayo, mukhang may pakailan pa rin siya sa inyo. Sabi kay Eva ng katulong. Kailangan niya lang ako para magdala ng magiging anak niya at mapagbunto na ng galit. Yun lang yung silbi ko sa kanya. Pero ma'am, malay niyo naman po may... Hindi ko siya mas kinilala ng mabuti. Masama siyang lalaki. Ibang-iba nung una. Siguro ito, ito yung tunay niyang kulit o gali, ang sabi pa ni Eva, kaya hindi na nakapagsalita pa ang katulong. Sige po ma'am, lalabas na po muna ako, ang sabi kasi sa akin ni Sir Travis, eh saglit lamang po ako dito. Paalam kay Eva ng katulong. Bago matulog, nilak ulit ni Eva ang kanyang pintuan. Hindi kasi siya panatag dahil baka bigla na lamang pumayag ang kanyang masamang asawa at kung anong gawin sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Eva. Paglabas na ng kwarto, si Helen agad ang bumungad. Anong meron? Tanong niya sa katulong. Bumisita po kasi yung mga magulang niyo. Nasa baba po sila, kausap po si Sir Travis. Wala agad na sabi si Eva. Hindi niya alam ang sasabihin. Dali-dali na lamang siyang bumaba dahil gusto niyang mayakap ang kanyang mga magulang. Naabutan niyang kausap nga ni Travis ang mga ito. Mabilis siyang lumapit sa kanyang mami at daddy at niyakap ang mga ito. Ang baby namin, na-miss kami. Napapangiting sabi ng ginang. Kamusta ka dito anak? Tanong kay Eva ng kanyang daddy. Kung pwede niya lang sanang sabihin ng totoo, sinabi niya na. Kaso hindi pwede. I'm okay dad, ayos lang po ako dito. Pagsisinungaling ni Eva. That's great. Mabuti naman at maayos lang kayo mag-asawa at hindi kayo nagkakaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan. Tumingin siya kay Travis. Ang mga mata nito ay tila nagsasabi na huwag siya magsasalita nang hindi nito magugustuhan. Kung hindi, masasaktan na naman siya ng lalaki. Mabuti na lang talaga at siya ay nakajakit kaya hindi kita ng parents niya ang mga pasa sa kanyang katawan. Travis, gusto ko lang sana makasama yung aking anak sa pagsashopping eh. Yun lang naman kung okay lang sa'yo.
Nagpapaalam na sabi ng mami niya kay Travis. Tumingin sa kanya si Travis. Ibig sabihin ay siya ang sumagot, pero yung sagot niya ay dapat nitong magustuhan. "Hindi po ako pwede, ma'am. Pero kung gusto mo, pwede naman tayong magbanding dito. May garden yung asawa ko dito. Pwede tayong magtanim doon." Pilit ng ngiti ang binigay ni Eva sa kanyang mami. "Aba, pwede naman, may daughter. Maganda yung naisip mo. Nakapagbanding na tayong dalawa. Nakatulong pa tayo sa kalikasan." Natutuwang sabi ng ginang. Hanggang sa nagpaalam muna siya sa tutulong muna sa kusina at sinabi sa parents niya na feel at home. Hindi naman inasahan ni Eva na susunod si Travis sa kanya. "Kung ganyan ka lang ng ganyan, hindi tayo magtatalo." Bulong ng lalaki sa kanyang tenga bago siya hinilikan sa kanyang pisngi na mabilis naman niyang pinunasan. Mabuti na lang at hindi nito nakita yun. Ilang araw na rin simula nang dumalaw sa mansyon ng mga magulang ni Eva. Wala pa rin pagbabago. Palagi pa rin siyang naiiwan sa mansyon dahil hindi naman siya gustong isama ni Travis, ngunit kahit anong gawin niya, alam niyang hindi siya makakaalis doon ng basta-basta na lamang dahil may mga bantay ang lalaki at kahit tumingi pa siya ng tulong sa ibang maids, hindi naman siya matutulungan. Sa tuwing napapatingin na nga lang siya sa kawalan, hindi maiwasan ni Eva ang malungkot dahil sa kanyang nararanasan. Kung di lang sana siya nagpautunan kay Travis, dapat ay mas kinilala niya pa ito at hindi nagpadala sa matamis na salita ng lalaki. Wala sana siya sa impyernong mansyon na yon na nagtanggal ng kanyang kasiyahan. "Ma'am Eva, hindi pa po kayo kumakain," ang sabi kay Eva ni Helen. Paakit na sana siya para magkulong na lamang sa kanyang kwarto. "Wala akong gana," ang sabi niya sa katulong at umakyat na dahil wala naman talaga siyang gana at parang mas gusto niya na lamang mamatay kaysang makasama ang lalaki. Medyo natakot naman si Helen dahil sila ang mapapagalitan ng boss nila dahil hindi kumain ng asawa nito. Sakto pang tumawag nga ang kanilang Sir Travis at kinakamusta yung asawa. Hindi naman sila nagsinungaling at agad na sinabi ang totoo dito. "Hindi po, wala raw po siyang gana." Hindi man gusto ni Helen na ilaglag ang kanyang amo, ngunit kailangan niyang gawin dahil kung hindi niya gagawin, ay ang isang amo naman niya ang magagalit sa kanya. Maghapon ay nasa kwarto lamang si Eva. Nakahiga siya sa kama nang bigla na lamang bumukas ang kanyang pintuan at pumasok si Travis na galit ang ekspresyon. Kung hindi pa nga ito nabigyan ng susi ng maid kanina, malamang sa alamang, sinira na nito ang pintuan niya dahil nakalock yun. "Hindi ka daw kumain," sabi ng maid. Galit na sabi ng lalaki. "Wala akong gana," simple niyang sabi. Akmang sasampalin sana siya nito, kaya pumikit siya, pero hindi itinuloy ng lalaki yun. "Kumain ka, Eva, kung ayaw mong masaktan, padadalhan kita dito." At akmang lalabas ito ng kanyang kwarto. "Palayain mo na lang ako at ibalik sa aking mga magulang," matapang niyang sabi sa lalaki. Ang kaninang maayos at malambot sanang ekspresyon na mukha nito ay bigla na lamang nag-iba. "Bakit ko naman gagawin yun? Asawa kita at may karapatan ako sa'yo at hindi ko pa nakukuha yung aking gusto. Hindi mo pa ako nabibigyan ng tagapagmana. So you'll stay here whether you like it or not," ang sabi ng lalaki at siya'y tinalikuran. Maya-maya pa'y pumasok na sa kanyang kwarto si Helen na may dalang tray na may lamang pagkain. Hindi ito makatingin ng ayos sa kanya dahil alam nito na may ginawa itong hindi maganda. "Pasensya na po, ma'am. Nag-aalala lang din po ako sa inyo," ang sabi ng katulong at lumabas ng kanyang kwarto. Napaupo na lamang sa kanyang kama si Eva at nasapo ang mukha niya. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Anong klaseng lalaki ang pinakasalan niya? Hindi naman siya nito mahal kundi kailangan lang. "Sasama ka sa akin bukas. May party akong pupuntahan," sabi ni Travis nang makabalik ito sa kanyang kwarto. "Ayoko," ang sabi niya sa lalaki. Ewan niya nga kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para sagot-sagutin to at tila ba'y nawawala ang kanyang takot. "Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo at huwag kang magkakamali na kumausap ng kahit na sino tungkol sa nangyayari sa'yo. Kung ayaw mo mawala ang mga pinakamamahal mong magulang, huwag mo ding tangkain pang tumakas. Kaya ka siguro maagang nawala ng mga magulang dahil ang sama-sama mo." Lalabas na sana si Travis ng kanyang kwarto nang sabihin ni Eva ang mga salitang yun. Kaya lumapit ang lalaki sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang panga gamit ang isang kamay. "Kung hindi lang kita isasama bukas, masasaktan na naman kita, Eva. Wala kang alam, kaya itahimik mo yung bibig mo." At saka siya iniwan sa kanyang kwarto. Ang kwento kasi sa kanya ni Travis ay maagang nawala ang kanyang mga magulang. Hindi niya nga alam kung totoo yun o isa rin kasinungalingan.
Kung maibabalik lang sana ang oras at panahon, ay gagawa siya ng paraan para hindi na sila nagkakilala o magkakakilala pa ng lalaki, para hindi niya ito napakasalan at hindi siya nahihirapan. Mayroon pa rin sana siyang kalayaan at kasama niya ang kanyang mga magulang. Hindi sana siya nagtitiis tumira sa mansyon ng lalaking walang awa at napakasama. Hindi sana si Travis ang kanyang asawa. Isinama nga si Eva ni Travis sa isang party na pupuntahan nito. Hindi siya makalayo sa lalaki dahil palagi nitong hawak-hawak ang kanyang kamay. At sa tuwing sinusubukan niya makawala, ay mas lalong humihigpit ang pagkakakapit nito sa kamay niya. Babala na huwag niya nang gawin ang kung anumang tumatakbo sa kanyang isipan dahil hindi rin naman siya magtatagumpay. Oh my God! Ikaw pala ang wife nitong si Travis? You're so pretty! Ang sabi sa kanya ng asawa ng isa sa mga kakilala ni Travis, wala namang magawa si Eva kundi ang umiti na lamang. Pagpasensyahan niyo na, sadyang mahihain lang talaga asawa ko. Pagsisinungaling ni Travis sa mga ito, it's okay, normal lang naman yun at ngayon lang din niya kami nakita. Mabait na sabi ng babae, kung alam lang ng mga ito kung anong klaseng tao si Travis, malamang matatakot ang babae sa asawa niya. Sobrang ganda ng dress mo, bagay na bagay sa'yo. Papuri sa kanya ng babae. Nang hindi siya sumagot, pinisil ni Travis ang kanyang bewang. Ang kanina kasing nakahawak sa isang kamay niya ay nasa bewang niya na ngayon. Salamat, tanging nasabi niya sa babae. Huwag ka nang mahiya sa akin. You know, we can be friends. Nakangiting sabi ng babae sa kanya, kaya napangiti na lamang din si Eva. Travis, pwede ko bang hiramin ang asawa mo? Tanong ng babae sa kanyang asawa. Noong una, nagdadalawang isip pa si Travis, pero pumayag din naman ito. Pero mayroon itong binulong sa kanya. Subukan mo magsalita at pati siya ay madadamay. Babala sa kanya ng lalaki, kaya hindi na lamang pinahalata ni Eva na siya ay natakot para hindi maghinala ang isang babae. Pumunta sila sa kuhaan ng mga desserts. Nice name, Eva, ang sabi sa kanya ng babae. Yung sa'yo din, Claudine, medyo kinakabahan niyang sabi sa babae. Bakit ba parang takot na takot ka? Parang wala ka rin sa sarili mo. May problema ka ba? Takang tanong sa kanya ng babae na may halo ring pag-aalala. Wala naman, hindi lang talaga ako sanay, ang sabi niya't pilit na umiti rito. Ganun ba? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Hindi naman sa ganun. Joke lang, natatawang sabi ng babae sa kanya. Habang nakikipag-usap sa lalaking kaharap na isa sa mga nakakatulong sa kanyang company, ay hindi inaalis si Travis ang tingin sa kanyang asawa. Baka kasi may ginagawa na ito na kung ano, pero sa tingin niya naman, wala itong lakas ng loob na magkwento sa iba, lalo pat kapag sinabi niya ay ginagawa niya. Kamusta pala ang buhay mag-asawa? Napapansin ko, mukhang overprotective siya sa'yo, sabi kay Eva ni Claudine. Sasagutin niya na sana ang babae, nang bigla na lamang dumating si Travis at sinabing uuwi na raw sila. Masasabi niya na sana sa babae, Travis, please wag dito, wala akong sinabi. Ang sabi ni Eva kay Travis habang palabas sila ng venue, ang higpit ng hawak nito sa may pulsuhan niya at kulang na lamang hilahin siya palabas ron. Ano bang sinabi ko sa iyo kanina sa mansyon? Na umakto ka ng normal, di ba? Ang daming nagtatanong sa akin kung bakit daw hindi ka mukhang okay. Galit na sabi ng lalaki kay Eva. Walang-wala na ang kalmadong mukha nito noong kausap ang mga kakilala sa negosyo. Sa tingin pa lang nito, talagang matatakot ka na. Hindi ko naman. And sa babaeng yun, may sinabi ka ba? Mukhang marami kayong pinag-uusapan na dalawa ha. May sinabi ka ba sa kanya? Wala-wala akong sinabi. Natatakot na sagot ni Eva. Kung hindi lang dahil sa hiling nila hindi kita isasama dito. At saka siya pilit na pinapasok ng kanyang asawa sa loob ng sasakyan. Kaya habang nasa biyahe, tahimik lamang si Eva. Baka kasi madagdagan pa yung galit ng lalaki at mas labis pa ang gawin nito sa kanya. Gustong-gusto mo akong ginagalit, Eva? Wala akong sinabi't hindi ko naman intensyon na ganun yung isipin nila. Kinakabahan lang talaga ako kanina. Ang sabihin mo, gusto mo na pinaghihinalaan nila ako? Huwag mo kong utuin, Eva. Hindi mo ako maluloko. Ang sabi nito at bumilis ang pagmamaneho. Sino ba yun ang uto at nanloko sa ating dalawa? Di ba ikaw? Dahil hindi mo naman ako mahal at kailangan mo lang ako dahil magdadala ako ng magiging tagapagmana mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa dalhin yung magiging anak mo. Bigla na lamang nasabi ni Eva ang mga salitang yun. Hindi nagsalita si Travis. Kita niya sa mga mata ng lalaki ang galit.
Talagang ginagalit si Travis ni Eva, kaya matitikman ito ang galit niya pag uwi nila. Paakit na sana si Eva para pumunta sa kwarto niya, pero mahigpit na hinawakan ni Travis ang pulsuhan niya at ang direksyon ng pupuntahan nila ay ang kwarto ng lalaki na ayaw niyang mapuntahan, baka kasi kung anong gawin nito sa kanya. "Doon ako sa kwarto ko," ang sabi niya sa lalaki, pero huli na ang lahat dahil ipasok na siya nito sa kwarto nito at nang subukan niyang lumabas, malakas siya nitong tinulak kaya napahiga siya sa kama. Napuno ng takot ang mga mata niya dahil sa kung anong gagawin ng lalaki. Oo nga't mag-asawa sila, pero ang gagawin nila ay labag naman sa kanyang loob. "Please, hindi ko na uulitin, wag lang ganito." May pakiusap niyang sabi sa lalaki, pero bigla na lamang siya nitong pinuntahan at pinunit ang suot niyang damit. "Paano ko magkakaroon ng tagapagmana kung walang mangyayari sa atin?" At sinimulan ng gawin ng lalaki ang masama nitong balak. Gustong ipagtanggol ni Eva ang sarili niya, ngunit sadyang malakas si Travis at wala siyang laban dito. Paulit-ulit pa nitong sinasabi na mag-asawa naman daw silang dalawa, kaya may karapatan ito sa kanya. Pagkatapos siyang pagsawaan ni Travis ay nakatulog na nga ito, samantalang si Eva walang nagawa kundi ang tumahimik at tumiyak lang. Kahit nakumot lang ang tapi, ay pinulot niya ang isang damit tsaka siya lumabas ng kwarto ng lalaki. Pumunta siya sa kanyang kwarto at pagkatapos nilak ang pintuan, tsaka siya sumandal at tuluyang napahagulgol. Dumiretso si Eva sa banyo, doon nilinis ang kanyang katawan at nagpalit ng bagong damit bago na pagpasyahang matulog. Kinabukasan, nagising si Eva sa mga katok. Nung una'y natakot siya na baka si Travis, pero nakahinga siya ng maluwag nang si Helen ang pumasok. "Umalis na po si Sir Travis," pagpapaalam nito sa kanya. "Ayokong kumain, ilabas mo na lang yan," utos niya sa katulong. "Pero ang sabi po ng asawa niya ay kumain daw po kayo, kami po yung mapapagalitan, ma'am," ang sabi sa kanya ni Helen. Pinaiwan na lamang ni Eva ang tray na may lamang breakfast at saka niya pinalabas ang katulong. Sa kabilang banda, nag-uusap naman ang isang mag-asawa. Ang lalaki ay ang isa sa mga nakakausap ni Travis tungkol sa mundo ng pagninegosyo at ang babae naman ay ang asawa nito. "Hindi mo ba nakita yung asawa ni Travis? Parang may mali sa kanya. I think kailangan niya ng tulong," ang sabi ng babae na concerned kay Eva. Dahil nag-uusap pa si Eva ay bigla na lamang itong hinila ng asawang si Travis at sinabing uuwi na raw. "I don't think na meron eh. Kilala ko si Travis. Hindi niya naman siguro gagawin ng masama ang asawa niya," ang sabi ng lalaki sa asawa nito. "Pero paano kung kailangan niya nga ng tulong?" Pangungulit pa ng babae sa asawa nito. "Then labas na tayo doon. Mahirap kalaban si Travis, kaya mas mabuti na huwag ka na mga alam," galit na sabi ng lalaki sa asawa. Samantalang si Travis, nasa kanyang company na, nang biglang tumawag sa kanya ang mga magulang ni Eva, kinakamusta ang babae. "She's okay," simple niyang sagot dito. "Pwede ba namin siyang dalawin, iho?" Matagal siya bago nakasagot. "Ah, siguro may pinagkakaabalahan ng anak namin. Alagaan mo na lamang siya, iho," ang sabi ng ginang, pero hindi na sumagot pa si Travis at pinatay na lamang ang tawag. May karapatan naman siya kay Eva dahil asawa niya ito, at kasalanan din naman ng babae dahil ginalit siya nito. Masyado itong pahalata sa party, mukhang hihingi pa nga ng tulong sa babaeng kausap nito, kaya tinuturuan niya lamang ng leksyon ng babae. Nang magising siya ng umaga, wala na ito sa tabi niya. Wala naman siyang pakailam doon dahil wala rin naman siyang pakailam sa babae. Kailangan niya lamang ito para magkaroon siya ng tagapagmana at nangyari na yun at wala na ito sa kanya. Wala siyang pakailam kahit nakamuhian pa siya nito. Total, wala naman siyang nararamdaman na kahit nakaunting pagmamahal sa babae dahil una pa lang inuto niya na ito. Hindi naman niya kasalanan na mabilis itong mahulog at nangyayain niya ng kasal ay pumayag agad. Travis, biglang dumating ang maituturing niyang kaibigan sa negosyo. Ang asawa nito ang nakausap ni Eva. "Ano lang kasi, may pinatatanong lang yung asawa ko kung nagkakaproblema daw ba kayo ng asawa mo? Mukhang pakialamera yung asawa nito." "Hindi naman kami nagkakaproblema ng asawa ko. Alam ko kasing masyado ng late kagabi kaya umuwi kami agad. Ayoko siyang mapagod," pagdadahilan ni Travis. Napatango-tango naman ang kanyang kausap at mabilis na naniwala. "Mabuti naman kung ganun, kasi ang mga babae ay minamahal at hindi sinasaktan." Ilang araw na rin simula nang may mangyari sa kanila ni Travis, or mas magandang sabihin na pinirasa siya nito upang may mangyari sa kanila. Kaya ganun na lamang ang pag-iwas ni Eva sa kanyang demonyong asawa.
Kaysa makipagtalo dito, umiiwas na lamang siya rito dahil sa tingin niya, yun ang mas tamang gawin para kung tatakas man siya sa mansyon, wala siyang masyadong galos at sugat sa katawan. Eva? Napatigil sa paglalakad si Eva nang tawagin siya ng lalaki. Huwag naman sanang kung anong gawin nito sa kanya. Hindi siya nagsalita at lumapit lamang sa lalaki na walang imik. Baka kasi may mali siyang masabi. Kailangan niya munang magpakabait kung ayaw niyang maulit ang ginawa nito sa kanya. Pupunta dito sila Francis at Claudine. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na umayos ka. Si Claudine pala yung kumausap sa iyo sa party. One wrong move, pati sila ay madadamay dahil sa iyo. Paalala sa kanya ni Travis bago siya nito pinaakyat upang makapagbihis. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Eva. Sa tingin niya, si Claudine ang makakatulong sa kanya. Mukha kasing mabait ang babae. Sa mukha pa lang nito ay halatang concern na sa kanya at gusto siyang tulungan. Kung hindi nga lang siya basta hinila ni Travis, masasabi niya na dito kung ano ang totoong nangyayari sa kanya. Nang makababa si Eva, ay kausap na ni Travis ang mag-asawa. Nang makita siya ni Claudine, ay kaagad siya nitong initian. Lumapit naman sa kanya si Travis at siya ay nakbayan. Hindi gustong papuntahin ni Travis ang mag-asawa sa bahay niya, pero wala siyang magagawa dahil sa tingin niya, may masama nang iniisip ang mga ito sa kanya at kailangan niyang burahin iyon sa isipan ng mga ito at magagawa niya lamang iyon kapag naipakita niyang isa siyang mabuting asawa kay Eva. Puro kapikean ang pinapakita ni Travis sa mag-asawa. Todo asikaso ito sa kanya para lamang maniwala ang mag-asawang Claudine at Francis na isa itong mabuting asawa sa kanya. Sa tuwing nagtatama nga ang tingin nila ni Claudine, parang nagtatanong ang mga mata nito. Pare, mag-inuman na muna tayo. Hayaan na muna natin ang mga asawa nating mag-usap. Ang sabi ng asawa ni Claudine kay Travis, wala namang nagawa si Travis, kundi ang pumayag dahil ang sabi ay mag-uusap lamang sila ni Claudine. At kung hindi ito papayag, ay mas lalong pag-iisipan ng masama ng mag-asawa. Claudine, kailangan ko ng tulong mo. Ang sabi ni Eva sa babae, hindi na siya nagdalawang isip pa na sabihin yun. Total, sila lang naman dalawang nasa kusina dahil day off ang mga katulong at mukha namang paniniwalaan siya nito. Tulong? Saan? May ideya na ang babae sa kung anong dinaranas niya, pero kailangan pa rin ito makasigurado. Si Travis, hindi niya naman ako mahal at sinasaktan niya lang ako. Kailangan ko yung tulong mo para makaalis ako sa impyernong mansyon na to. Kaya pakiusap, tulungan mo ko. Nagmamakaawang sabi ni Eva kay Claudine na awang-awa naman sa kanya. Kaya pala parang takot na takot sa kanya doon sa party pa lang. Don't worry, I'll try my best. Tutulungan kita. Ang sabi ni Claudine kay Eva bago siya nito niyakap. Pagkatapos, bumalik na sila sa kanilang mga asawa at umakto ng ayos. Mukhang natagalan kayo ah. Sabi ni Travis bago ulit uminom ng alak na nasa baso. May naikwento lang ako sa asawa mo. Alam mo na, girls talk. Mabuti na lamang at magaling magdahilan si Claudine at napaniwala nito ang kanyang asawa. Nagkwentuhan pa sila bago nagpaalam ang mag-asawang aalis na. Yumakap muna si Claudine sa kanya at bumulong na tutulungan siya nito. Mabuti na lamang at hindi iyon narinig ni Travis dahil hindi naman pahalata ang babae. Mabait ka ata. Hindi mo na ako sinusuway. Ang sabi sa kanya ni Travis nang makaalis na ang mag-asawa. Imbis na makipagtalo, nagpaalam siya sa lalaki na babalik na siya sa kanyang kwarto at magpapahinga na rin. Pero hindi siya nito hinayaan at ang sabi, doon daw siya matutulog sa kwarto nito. Pumayag naman si Eva pero hindi naman niya inaasahan na gusto na naman ng lalaki na may mangyari sa kanila para magkaroon na ng laman ang kanyang sinapupunan at magkaroon na ito ng tagapagmana. Nagpaubaya na lamang si Eva dahil wala rin naman siya mapapala kung manlalaban siya at alam niya na malapit na siya makaalis sa piling ng asawa niya dahil may tutulong na sa kanya. Bago tuluyang makatulog si Travis ay may sinabi ito. Lalaki. Lalaki ang gusto kong anak at saka ito tuluyang nakatulog. Yun naman ang kinuhang chance ni Eva para makalabas na sa kwarto at pumunta siya sa kanyang kwarto. Nagbunga ang ilang beses na nangyari kay Eva at Travis. Isang araw, nagising na lamang si Eva na may iba na sa katawan niya at may hindi tama siyang nararamdaman hanggang sa gumamit siya ng PT para malaman kung tama nga ba ang kanyang hinala na siya ay nagdadalang tao at dalawang guhit nga ang lumabas doon, nagpapatunay lamang na siya nga ay nagdadalang tao. Hindi alam ni Eva kung anong dapat niyang maramdaman sa mga oras na iyon.
kung dapat ba siyang matuwa dahil sabi nga ng iba, ang mga sanggol ay biyaya, o dapat ba siyang mapuno ng sama ng loob dahil ang sanggol ay hindi nabuo sa maayos na paraan dahil nga man ito'y pinilit lamang siya at natatakot siya na kapag napanganak niya ito, saktan lang din ito ng may asal demonyo niyang asawa. Mas lalo niya tuloy ginugusto na makaalis sa mansyon at makatakas sa demonyo niyang asawa dahil kung hindi siya aalis doon, lalo lamang lalala ang lahat. Laking pasasalamat na rin siya na naging busy si Travis sa company nito. Kaya minsan, late itong nakakauwi kaya hindi na siya nakikipagtalo pa sa lalaki at hindi sila nauuwi sa pagtatalo kaya hindi siya nito sinasaktan. Kapag naabutan naman siya ng lalaki at nagkakausap sila, sinusunod na lamang niya ang utos nito upang hindi na magkaroon ng dahilan upang magalit ito sa kanya at siya ay masaktan. Hindi niya naman pwedeng sabihin sa lalaki na buntis siya. Kailangan niya iyong itago. Pero kailangan niya rin itong pangalagaan, kaya hindi siya pwedeng masaktan. Madalas bumisita sa mansyon si Claudine at naging kaibigan na nga rin niya ito. Ang sabi ni Claudine sa kanya, may tiwala daw si Travis dito. At ang sabi pa ng babae, tutulungan siya nitong makatakas na labis naman niyang kinatuwa. Kaya napayakap siya sa babae nang sabihin yun sa kanya dahil sa sobrang katuwaan. Nagkaroon na rin ng tiwala kay Claudine ang kanyang mga bantay dahil sa tuwing umaalis sila ay agad din silang bumabalik ng babae. Magaling din kasing umakting si Claudine hanggang sa dumating sa point na isinama siya nito papunta sa isang bus station at binigyan ng pera upang magpakalayo-layo na siya. Paano kapag nalaman niya na tinulungan mo ko? Nag-aalala siya para sa kaibigan, baka kasi itong masaktan sa kanyang asawa, pati na rin ang asawa nito na hindi niya naman gustong mangyari. Pero gusto niya na rin makalaya sa kanyang asawa. Hindi niya malalaman, sumakay ka na para makalis ka na at makalayo sa asawa mo. Nakangiting sabi sa kanya ni Claudine at pinisil pa ang kanyang kamay upang pagaanin ang loob niya at maniwala siya na walang masamang mangyayari dito. Naluluhang umakyat ng bus si Eva dahil sa wakas nakawala na siya sa kanyang asawa. Pero ang kapalit noon, malayo siya sa kanyang mga magulang. Habang nasa biyahe, medyo magaan na yung loob na Eva dahil sa wakas, malayo na siya kay Travis. Papunta siya sa isang probinsya na alam niyang hindi siya mahanap ni Travis dahil medyo malayo ito sa syudad. Sasanayin niya na lamang ang sarili na mabuhay sa hirap kasama ang batang nasa kanyang sinapupunan. Habang sa mansyon naman, nagwawala si Travis dahil umuwi siya na wala ang kanyang asawa at ang sinabi sa kanya ng mga bantay, sinama daw ito ni Claudine sa isang gala. At ang sabi, saglit lamang daw pero hindi pa rin naman bumabalik ang dalawa. Mga wala kayong kwenta! Kanyang sigaw sa mga tauhan. Maya-maya pa'y bumalik si Claudine, ngunit hindi kasama ang kanyang asawa. Kaya masama niyang tinignan ng babae. Pinagkatiwalaan niya ito dahil akala niya gusto lamang nitong maging kaibigan si Eva. Nasaan ang asawa ko? Galit niyang tanong sa babae. Isinama ko lang siya sa mall, pero bigla na lamang siyang nawala. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Naiiyak na sabi sa kanya ng babae. Talagang mayayari ito sa kanya. Sinungaling, saan mo dinalay asawa ko? Galit niyang tanong sa babae. Maniwala ka, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ngayon niya lang ginawa to. Umiiyak pang sabi ng babae. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pagkawala ng asawa ko, mananagot ka sa akin. Galit na sabi ni Travis sa babae na naiiyak na lamang dahil sa takot. Umaakting para maniwala ito na hindi niya tinulungan ang kanyang kaibigan. Kasalukuyang karap ni Travis ang mag-asawang si Francis at si Claudine. Si Francis ay tahimik lamang samantalang si Claudine ay umiiyak. Gawa na rin ng takot kay Travis. Inaasahan niya na yun pero nakakatakot pala talaga. Kaya pala gustong gusto ni Eva na makalayo sa asawa nito dahil sa asal demonyo naman pala. Baka lang naman may pinuntahan lang siya na iba, kaya humiwalay siya sa'yo. Ang sabi ni Francis sa kanyang asawa, kaya naman kunwaring umiyak si Claudine para magpaliwanag sa kanyang asawa at para na rin maipagtanggol siya nito kay Travis. Mula sa nakakatakot na galit ng lalaki, na baka kung anong magawa sa kanya. Hindi ko alam, basta bigla na lamang siyang nawala. Kung alam ko lang na sana, edi hindi na kami umalis. Hinanap ko naman siya eh. Pagsagot ni Claudine, kaya napasapo na lamang sa kanyang noo si Travis. Mukhang ginamit ng kanyang asawa si Claudine para makatakas. Sadyang magaling talaga si Eva. Dapat ay nagpadala ko ng magbabantay sa inyo. Pero you better make sure na wala kang kinalaman kung bakit siya nakaalis.
May pagbabantang sabi ni Travis sa babae bago tinalikuran ng mag-asawa. Hindi naman siya siguro lalayo kung wala kang ginagawang masama sa kanya. Sinasaktan mo ba si Eva? Medyo nilakasan ni Claude ng loob para maitanong lamang iyon sa lalaki. Mabuti na lamang at mabilis siyang nilingon ni Travis. Naririnig mo ba'y sarili mo? Bakit ko naman sasaktan ang asawa ko? You should thank me na hinayaan pa kitang maging kaibigan niya. May sasabihin pa sana si Claudine pero pinigilan na ito ng kanyang asawa dahil mahirap kalaban si Travis. Mahirap makipagtalo rito. Kanina kasi habang nasa biyahe papunta sa istasyon ng bus, may mga naikwento si Eva sa kanya tungkol sa naranasan nito sa asawa na mga pananakit. Pati ang pagbubuntis nito ay nabanggit din sa kanya. Kaya't mas ginusto nito makalayo. Kaya mas lalo siyang naging prosigido na tulungan ng kanyang kaibigan. Hindi niya naman matitiis na may babaeng nasasaktan dahil sa asawa nito. Sigurado ka ba na wala kang alam kung saan pumunta yung asawa niya? Tanong kay Claudine ng kanyang asawang si Francis. Mukhang kampi ito kay Travis dahil magkaibigan ng dalawa. Wala akong alam, maliban natin na baka umalis yung asawa niya kasi sinasaktan niya. Ang sabi pa ni Claudine sa asawa. Kaya naman, napailing na lamang ito sa kanya. Huwag kang masyadong maingay. Mamaya marinig ka ni Travis. Mahirap siyang kalabanhan. At sana nga'y wala kang kinalaman kung bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik yung asawa niya. Hindi na lamang umimik si Claudine. Masaya siyang natulungan niya ang kanyang kaibigan. Ang bawat babae deserve na maging malaya at mas lalong-lalo na si Eva. Lalong-lalo na ang kanyang kaibigan. Hindi na sila nagpaalam kay Travis at basta na lamang umalis ng mansyon. Pero alam niyang gumagawa na ng paraan si Travis para mahanap ang asawa nito. At sana'y gumagawa din ng paraan si Eva upang hindi ito matuntun ng demonyong asawa. Habang si Travis ay nasa loob ng kwarto ni Eva at kulang na lamang ipagbatuhan niya ang mga gamit doon dahil sa sobrang galit, nagawa siyang takasan ng kanyang asawa. Nakatakas ito sa kanya. Dapat kasi hindi siya nagtiwala sa kung sino-sinong tao. Dapat ay mas pinag-ayos niya ang kanyang mga binabayarang bantay para mas gawin ang trabaho nito. Ngayong wala na si Eva, sino magbibigay sa kanya ng tagapagmana? Hindi po pwedeng iba dahil ang babae lamang ang gusto niya at wala nang iba. Dahil sa labis na pag-iisip, napasabunot na lamang si Travis sa kanyang buhok. Umiisip ng mas madaling paraan para mahanap ang kanyang asawa. Hindi niya naman pwedeng sabihin sa magulang ng babae ang nangyari dahil tiyak ay may iisipin ng mga ito at hindi siya pwedeng lumabas na masama. Paano na lang din siya magkakaroon ng anak na lalaki na magiging kanyang tagapagmana? Ayaw niya naman na hindi niya kadugo kaya sa lalong madaling panahon, kailangan na mahanap si Eva para na rin maturuan niya ang babae ng leksyon at sa susunod, hindi na ito makakatakas pa. Kung kailangan niya itong itali, gagawin niya. Ewan niya ba? Ganun na lamang epekto ng pagkawala ni Eva sa kanya. Marahil ay dahil lamang sa kailangan niya ito at bukod doon, wala nang iba pang dahilan. Kailangan niya lamang si Eva pero hindi niya ito mahal. Napunta si Eva sa isang lugar kung saan malayo ito sa syudad at medyo tahimik kaya medyo kampante na ang kanyang loob na hindi siya masusundan doon ni Travis. Ngunit ang pinoproblema lamang niya ay ang kanyang matitirhan lalo pat nagdadalang tao siya. Mabuti na lamang at may mabuting mag-asawa na nagpatuloy sa kanya. Wala daw kasing anak ang mga ito at matatanda na rin. Hindi binayaan ng Diyos na magkaanak dahil na rin sa may problema sa matres ang matandang babae at dahil sa kahirapan ay walang kakayahan na magpagamot. Buti na lang din talaga. Bago siya umalis kasama si Claudine, kumuha siya ng pera sa kwarto ni Travis na pwede niyang maiambag sa dalawang matanda habang nakatira siya sa bahay ng mga ito upang hindi naman siya maging pabigat. At ayaw niya rin namang lumabas na pabigat at makadagdag lamang sa gastusin ng mag-asawa. Gusto niya ay yung meron siyang maitutulong. Iha, may tanong lamang kami sa iyo, ang sabi ng matandang babae. Habang abala siya sa pagkain ng gulay, masarap kasi ang luto nito at nagustuhan ng kanyang panlasa. Siguro ay dahil na rin sa kanyang pagbubuntis. Ano po yun? Pagsagot ni Eva nang maubos niya ang pagkain sa kanyang bibig. Mukha kasing hindi ka naman taga-probinsya eh. San ka ba galing, iha? Kuryosong tanong ng matandang babae kaya napalunok si Eva dahil hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang isagot dito. Ano po, wala na po kasi akong pamilya sa syudad at mahirap din po yung buhay doon. Mas maganda po dito sa probinsya.
Tahimik at simple lang ang buhay, ang sabi ni Eva sabay ngiti upang hindi maghinala ang mag-asawa. Tama ka dyan, iha, at kahit simple lang ang buhay dito sa probinsya, masasaya naman ang mga tao. Tama naman ang matanda, mas gugustuhin niya pang tumira sa isang simpleng bahay kaysa naman sa malaking mansyon na ang kasama niya namang tao ay asal demonyo. Oo nga po, kaya po labis yung pasasalamat ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, tutulong po ako sa inyo sa mga gastusin. Masayang sabi ni Eva, kaya napangiti na lamang ang mag-asawa dahil pakiramdam nila ay nagkaroon sila ng anak. Tumutulong nga si Eva kay Aling Milagros sa paglalako ng mga kakanin dahil sa nabibighani ang ilang kalalakihan sa kanyang ganda, marami ang napapabili at mabilis na nauubos ang kanilang tinitinda. Masaya siya na nakakatulong sa matandang babae at sa asawa nito na sa tingin niya ay makakasanayan niya na rin ang buhay probinsya. Habang sa kabilang banda, hindi makapag-focus si Travis sa kanyang company dahil hindi pa rin nakikita ang kanyang asawa ng mga walang kwentang inutusan. Sa tingin niya nga ay nasasayang lang ang mga binabayad niya rito dahil wala naman atang ginagawa at walang mga ina-update sa kanya. Naibubuhos niya tuloy ang kanyang galit sa kanyang mga empleyado at sa isang araw, marami siyang empleyado na natatanggal, lalo na yung mga malilimit na may mali at medyo may pagkatanga rin sa trabaho. Nakahanap ka nga ng trabaho pero tanggal ka rin naman. Chill bro, mahanap din si Eva. Ang sabi sa kanya ni Francis na naging kaibigan niya na talaga ang lalaki. Ngunit magkagayon man ay pinaghihinalaan niya pa rin ang asawa nito na tumulong sa kanyang asawa. Paano ako mag-chill kung nawawala yung asawa ko? At ang asawa mo, tinanong mo na ba? Wala ba talaga siyang alam? Galit na tanong ni Travis. Walang alam si Claudine, kaya wag na yung asawa ko yung pag-initan mo. Bakit hindi ka na lamang magtanong sa mga magulang ni Eva? Baka naman may alam sila kung saan pwedeng pumunta yung anak nila. Payo ni Francis kay Travis. No, I won't do that. Naiiling na sabi ni Travis. Pero bro, just shut up, Francis. Hindi ako makakapag-isip ng maayos. Sigaw ni Travis sa kaibigan, kaya napatahimik na lamang ito at napataas pa ng mga kamay. Sinasabing sumusuko na ito at hindi na magsasalita pa. Hindi nila pwedeng malaman, baka tumulong pa sila sa paghanap at kunin pa nila sa akin ng asawa ko. Ang sabi ni Travis, kaya napatango na lamang si Francis. Ang tanging maitutulong niya lamang siguro sa kaibigan ay kulitin ang kanyang asawa na baka may nasabi dito si Eva kung saan ito pwedeng pumunta. Yung sa paraang hindi niya naman tatakutin ng asawa, magtatanong lamang siya ng maayos. Habang pinagmamasdan ng kanyang kaibigang si Travis na sobrang frustrated, napapaisip si Francis na mali yung iniisip ng kanyang asawa na sinasaktan ni Travis ang asawa nito dahil nakikita niya na grabe ang pagmamahal ni Travis dito. Nagulat si Travis nang pagkababa niya, nag-aantay pala sa kanya ang mga magulang ni Eva. Masaya pa ang mag-asawa na nag-aantay. Umaasa na makakausap nila ang kanilang anak at makakasama lamang kahit sandali ang kaisa-isa nilang anak. Ngunit ano naman ang kanyang sasabihin at paano niya sasabihin sa mga ito na wala roon si Eva? Magandang umaga, iho. Gusto lang namin makausap ang aming anak. Ang sabi sa kanya ng ina ni Eva. Kaya naman hindi agad nakasagot si Travis dahil hindi rin naman niya alam ang kanyang sasabihin. Kung dapat rin ba siyang magsabi ng totoo, pero hindi niya gagawin yun. Mas mabuti pang magsinungaling na lamang siya sa mga magulang ng dalaga kaysa naman siya ang lumabas na masama na hindi naman niya hayaang mangyari. She's not here. Nandun siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagkaroon kasi kami ng tampuhan. Pero ang totoo, halos 2 linggo nang nawawala si Eva at hindi pa rin ito makita ng kanyang mga inutusan na balak na niyang palitan. Ah, ganun ba? Siguro ipupuntahan na lamang namin siya doon. Mahirap yung may tampuhan kayong mag-asawa. Kakausapin namin. Hindi pa siya handa na kumausap ng kahit na sino. Sasabihin ko na lamang po na bumisita kayo kapag dumating na siya. Magalang na pagkakasabi ni Travis upang maitago ang tunay niyang kulay. Ganun ba, iho? O sige, pakisabi na lamang. Pasensya na kung nakaabala kami ha. Malungkot na sabi ng ginang. Ang gusto lang naman nila ay makasama yung anak. Kaso, may mood swings talaga ang asawa nito na kung minsan mabait at madalas naman ay hindi. Nung last naman kasi silang pumunta ay mabait ito. Nang makaalis sa mga magulang ni Eva, bumalik na sa matino ang pag-iisip ni Travis. Mabuti na lamang talaga't magaling siyang gumawa ng dahilan
naniniwala siyang mahanap niya ang kanyang asawa sa tulong lamang ng kanyang mga inutusan. Hindi na kailangan ng mga magulang ni Eva na maaaring makasagaba lamang din. Maya-maya pa, dumating ang kanyang kaibigang si Francis. May update na ba sa asawa mo? Wala pa, pero mahanap din siya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nahanap. Mahal na mahal mo talaga asawa mo, no? Hindi nakasagot si Travis, kaya napailing-iling na lamang si Francis. Malamang ay mahal ni Travis yung asawa nito. Sino ba namang lalaking hindi mahal ang asawa? Sa tingin niya, kapag nawala si Claudine, baka mas grabe pa siya at mas umabot pa sa puntong mabaliw siya. Habang si Claudine ay abala sa pagluluto nang may mga salita na lamang na biglang lumabas sa kanyang bibig. Kamusta na kaya siya? Wala sa sarili na naiusal ni Claudine. Sino po ma'am? Ang sabi ng maid na nakarinig sa kanyang sinabi. Ah, wala. Kaya napatango na lamang ito at itinuloy ang paghuhugas ng pinggan at siya naman ay pinagpatuloy ang pagluluto. Sa isip-isip niya, sana okay lang talaga si Eva at sana nasa maayos itong kalagayan. Alam niya namang matibay ang loob ng kaibigan at hindi ito basta-bastang susuko sa hamon ng buhay. Kahit nga siya, ilang beses nang kinukulit ng kanyang asawa pero wala pa rin siyang sinasabi kung saan posibleng nandoon si Eva dahil hindi niya ilalaglag ang kaibigan kahit na napakasaglit lamang ng pagkakaibigan na nabuo sa kanilang pagitan. Hindi siya nagsisisi na ito'y tinulungan. Medyo natagalan pa nga pero ang mahalaga, natulungan niya ang kaibigan at masaya siya doon. Naniniwala siya na darating din ang araw na magkikita silang dalawa at sana hindi makalimutan ni Eva ang kanilang pagkakaibigan. Hindi sana siya nito makalimutan, pero ang tanging gusto niya lamang ay masaya ito kung saan man ito naroroon. Tahimik na sana ang pamumuhay nito at yung wala ng takot at pangamba dahil hindi na nito kasama yung asawa na palagi itong sinasaktan. Huwag sana itong pabayaan ng Diyos at lagi lamang gabayan. Kahit hindi sila magkasama, ang tanging hangad niya lamang ay ang kasiyahan ng babae, ang mamuhay ito ng payapa at masaya, malayo sa walang awa nitong asawa. Umamin ka nga sa amin, iha. Umiinom si Eva ng tubig nang lapitan siya ni Aling Milagros na tinatawag niyang Nanay Milagros. Hindi naman kasi ang sabi ng matanda dahil ang sabi nito ay hindi na siya iba sa kanila at tinuturing na rin siyang parang tunay na anak. Ano po ba yun, Nanay Milagros? Pagtatanong ni Eva. Medyo kinakabahan na rin siya baka kasi kung anong itanong sa kanya ng matanda eh wala naman siyang maisagot dito. Buntis ka ba, iha? Diretsahang tanong sa kanya ng matanda, kaya noong hindi siya makasagot ay alam na ng matanda na tama ang kanyang hinala. Yun ba ang dahilan kaya ka umalis sa syudad? Pero sino yung ama ng anak mo? Pagtatanong pa nito kay Eva, hindi niya naman inisip na pakailamera ang ginang, may mga tao lang talaga na masyadong caring sa kanilang kapwa. Hindi na po importante yun, kaya ko naman pong buhayin mag-isa yung magiging anak ko. Sabi ni Eva sa masayang boses at ngumiti pa ito kay Aling Milagros. Kung gusto mong magkwento, iha, handa ko makinig. Huwag kang mahiya sa akin. Alam ko kahit saglit na panahon ka pa lang namin nakakasama, parang isang tunay na anak na yung turing namin sa'yo. Parang hinaplos ang puso ni Eva dahil sa sinabi ni Aling Milagros. Nagpapasalamat nga po ako sa inyo ni Tatay Berto dahil kahit hindi niyo po ako kaano-ano, pinatuloy po niyo ako sa bahay niyo. Kaya napayakap na lamang si Eva sa ginang. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin sa pagpapalaki sa sanggol na ipapanganak mo. Maraming salamat po talaga. Sobra na talaga siyang natatouch dahil sa bihira na lamang ang mga ganitong tao. Minsan nga, gustong tawagan ni Eva ang kanyang kaibigan na si Claudine na tumulong sa kanya upang sabihin na okay lang siya. Pero paano naman niya gagawin yun? Gayong wala siyang numero nito. Pero mabuti rin yun, baka kasi kapag tumawag siya, ay yun pa ang maging paraan para matuntun siya ni Travis na hindi naman niya gustong mangyari. Mabuti na nga lang at nakakasanayan niya na ang mamuhay sa probinsya, pero namimiss talaga na niya ang kanyang mga magulang at sana okay lamang ang mga ito. Nagigilty siya na baka nalulungkot ang mga ito dahil bigla na lamang siyang nawala na hindi niya naman pwedeng sabihin sa kanila kung ano ang totoong dahilan, baka kasi ikapahamak lang iyon ng kanyang mga magulang. Nabigla si Travis nang bigla na lamang sumugod sa kanyang opisina ang mga magulang ni Eva, tinatanong kung nasaan ang anak nito. Pero this time ay alam na nawawala si Eva na hindi niya alam kung paano nalaman ng mga ito. Mabuti na lamang at magaling siyang magdahilan para hindi magalit sa kanyang mag-asawa.
Miski po ako, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Natakot lang po ako na sabihin sa inyo agad dahil ayoko pong mag-alala kayo. Paliwanag ni Travis mula sa mga magulang ni Eva. Kaya napayakap na lamang ang ina ni Eva sa asawa nito. Naiiyak ang ginang dahil sa labis na pag-aalala sa anak kung nasaan na ito at kung ano ang nangyayari dito. Si Eva kasi ang kaisa-isa nilang anak. Nagkaroon ba kayo ng pagtatalo? O baka may nakaaway ka na pwedeng kumuha sa anak namin? Magkakasunod na tanong ng ama ng daddy ni Eva kay Travis. Wala ho, maayos din naman kami ng anak nyo. Pagsagot nito, nahalatang nagsisinungaling. Pero lingid sa kaalaman ng mag-asawa na tumakbo palayo ang kanilang anak mula sa mapanakit nitong asawa. At kung makakausap lang nila si Claudine, malalaman nila ang lahat-lahat dahil naikwento dito ng kanilang anak ang mga nagawang pananakit ni Travis. Pero may mga inutosan naman na ho ako na naghahanap na sa asawa ko and they're doing their best para mahanap siya. Sabi ni Travis na dahilan para labis itong pasalamatan ng ginang. Maraming salamat iho, mahal na mahal mo talaga anak namin. Naiiyak na sabi ng ginang pero hindi naman nakasagot si Travis. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Eva kung bakit hindi ito mahanap ng mga inutusan niya. O sadyang magaling lang talagang magtago ang babae kaya hindi ito mahanap ng kanya mga inutusan. Pero sa sandaling makita niya ito, hindi niya ito makakawala pa at pagsisisihan ito na tumakas siya rito na hindi pa nga niya nakukuha yung gusto niya dito at kailangan. Balitaan mo na lamang kami iho, sabi ng mag-asawa at umalis na sa kanyang opisina. Maya-maya pa, tumawag ang mga inutusan at sinabing hindi pa rin nakikita ang kanyang asawa. Kaya naibato niya ang kanyang cellphone na naging dahilan upang mabasag iyon. Eva, nasan ka na ba? Ilang buwan na rin na nakatira si Eva sa probinsya at nakasanayan niya na ang buhay doon. Hindi na rin niya naisin pa na umalis doon at bigla na lamang makita ang kanyang demonyong asawa. Okay na siya doon sa tahimik at maayos na buhay. Ang lahat ay payapa at wala siyang kailangang katakutan. Kapag may check-up siya at may kailangan siya, si Nanay Milagros ang sumasama sa kanya. Todo suporta ang magsawa sa kanyang pagbubuntis dahil na rin sa excited na ang mga ito na magkaroon ng matatawag na apo dahil parang anak na rin ang turing nila sa dalaga. Kaya wala siyang pinagsisisihan na doon siya sa lugar na yun na padpad at dahil doon naging maganda ang kanyang buhay. Kailangan mo mang kumahid sa araw-araw, masaya naman at okay naman ang lahat. Pero isang araw ay may naging balita sa bayan na may pumunta daw ng mga lalaki at may hinahanap na babae na agad na kinatakot ni Eva dahil maaaring tauhan yun ang kanyang asawa at siya ang hinahanap. Iniisa-isa daw ng mga ito ang mga bahay-bahay. Iha, bakit hindi mo gustong lumabas ng bahay? Mamimili lang naman tayo. Total, ang dami nating nabentang kakanin kahapon at dahil sa'yo ay naubos. Tanong kay Eva ni Nanay Milagros. Niyayaya kasi siya nito na pumunta sa bayan at bumili ng ilang mga pangangailangan nila dahil noong nakaraang araw, marami naman silang benta. Pero natatakot siya na baka habang papunta sila ng bayan ay kanilang makasalubong ang mga tauhan ng kanyang asawa. Mas mabuti pang sa loob na lamang siya ng bahay. Hindi naman siguro papasok ang mga lalaki yun sa bahay na nakasarado. Malabo naman nila iyong gawin dahil naman labag iyon sa batas. Masama po kasi yung pakiramdam ko, pagdadahilan ni Eva. Pero ang totoo, magtatago lamang siya. Ah, ganun ba, iha? O sige, ako na lang. Dadala na lamang kita ng pasalubong. Sabi nito sa kanya, kaya nakahinga naman ng maluwag si Eva. Nang makaalis si Nanay Milagros, kaagad niyang sinarado ang pintuan. Tutal, ang asawa nito ay mamaya pa naman ang uwi. Pumunta nga si Aling Milagros sa pamilihan. Gusto niya kasing ibili ng masarap na ulam si Eva. Maganda nga sana kung kasama niya ang dalaga. O kaya bago siya umalis, tinanong niya kung ano bang gusto nitong lutuin. Pero yung paborito na lamang nito, total na sabi naman nito sa kanya yun. Swerte lang talaga ang buntis dahil dati-rati madalang siya makaubos ng kakanin. Pero ngayon na lagi na itong kasama sa pagtitinda, palaging ubos. Maayos din ang trabaho ng kanyang asawa sa bukid. Swerte talaga sa kanila si Eva. Abala si Aling Milagros sa pagpili ng isda na bibilhin na yung maganda sana at masarap kapag nailuto. Nang bigla na lamang tumahimik ang pamilihan, pagtingin niya, may mga lalaking dumating na nakasuot ng black at mukhang may hinahanap. Nakita niyo ba'y babaeng to? Tanong sa isa na napailing-iling dahil hindi naman kilala. Hanggang sa pumunta pa yung isang lalaki sa tindera at nagtanong din,
Umiling din ang tindera dahil hindi naman niya ito kilala. Mabuti na lang talaga kapag lumalabas si Eva, parang ito ay nagdi-disguise, naglalagay ng fake na buhok para pag nakita siya ng ibang tao, ibang itsura ang matandaan. Hanggang kay Nanay Milagros na tapat ang lalaki. Nakita niyo na po ba ang babaeng to? Tanong kay Nanay Milagros ng lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Eva na nasa kanila ang nasa litrato. Ngunit bakit ito hinahanap ng mga lalaki? Anong meron? Kaya napag-isip-isip ni Nanay Milagros na magsinungaling na lamang at itanggi na hindi niya kilala ang babaeng nasa litrato. Kahit ang totoo, nakatira ito sa kanilang bahay. Hindi ko kilala. Kanyang pagsagot dito. Napatango na lamang ang lalaki at ang mga kasamahan nito ay umalis na. Mukhang si Eva na nakatira sa inyo yung nasa litrato. Pero malabo dahil mahaba yung buhok ng babaeng yun. Samantalang yung sa inyo ay maikli lamang at kulay bughaw ang mata. At iyon naman ay kulay brown. Sabi ng tinderang binibilhan ni Aling Milagros. Magkano lahat? Kanyang tanong upang siya'y makauwi na at masabi kay Eva kung ano ang nangyari. Marahil, yun din ang dahilan kaya ayaw lumabas ni Eva sa kanilang bahay dahil alam ng dalaga na may mangyayari na ganoon. 180 lamang, kaagad namang nagbayad si Aling Milagros at umalis na sa pamilihan. Nang makauwi si Nanay Milagros, kaagad siyang kumatok sa bahay para pagbuksan siya ni Eva. Nakailang katok pa nga siya at kailangan pang sumigaw upang pagbuksan lamang siya ng dalaga. Nay, pasok po muna kayo. Patawad po kung hindi ko agad nabuksan. Naglilinis ho kasi ako. Paliwanag ni Eva. Naglilinis kasi siya ng kusina. Iha, may mga taong naghahanap sa'yo. Pagbabalita agad ni Nanay Milagros. Nay, sana wala kang sinabi na nandito ko. Natatakot na sabi ni Eva. Wala akong sinabi, iha. Kaya naman, nakahinga ng maluwag si Eva. Sino yung mga naghahanap sa'yo, iha? Alam ni Eva na kailangan niyang sagutin ng ayos ang tanong na iyon dahil kung di niya sasagutin iyon ng maayos, mawawala ng tiwala sa kanyang matanda at baka magalit pa ito sa kanya. Yung asawa ko ho, sagot niya sa ginang. After 7 years, ilang taon nang pinapahanap ni Travis ang babae, hindi niya pa rin ito makita. Ilang lugar na ang nahalughog ng kanyang mga tauhan, ngunit hindi pa rin makita ang kanyang asawa. Ang mga magulang nga nito'y palungkot ng palungkot sa araw-araw na hindi pa nila nakakasama ang kanilang anak. Siya ay pilit na binabaling ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho, pero palagi pa rin yung napupunta sa pag-iisip kung kailan ba matatagpuan ang kanyang mga tauhan si Eva. Kasi pag hindi pa niya nakita ang kanyang asawa, feeling niya ay mababaliw na siya. Bakit kasi tila walang kwenta ang mga tauhan na kanyang nakuha at parang binubulsa lang ng mga ito ang kanyang pera? O sadyang magaling lang talagang magtago ang kanyang asawa? Mabuti pa siguro, tumulong na siya sa paghahanap. Boss, ang sabi ng isang kanyang mga inutusan nang makapasok sa kanyang opisina. Gaya ng nangyayari sa araw-araw, wala itong masabi sa kanya na update dahil hindi pa rin nila nakikita ang dalaga kahit ilang taon na rin ang nakakalipas. Kaya nga sanay na rin silang makatanggap ng mura sa nagbabayad sa kanila. Kaya bago pa sila mapagbunto na ni Travis ng galit, talagang umaalis na sila at balik sa paghahanap. Baka po, patay na yung asawa nyo. Opinyon nito na hindi naman nagustuhan ni Travis, kaya malakas na sigaw ang natanggap nito mula sa lalaki. Patay? Gusto mong ikaw ang patayin ko? Galit na tanong ni Travis dito. Kung pwede nga lang niya itong patayin ay ginawa na niya. Pero napakawalang kwenta naman niya kung gagawin niya yun. Hindi magagawang tapusin ni Eva ang sarili nitong buhay. Kilala niya ang babae. Kaya nga ito tumakbo palayo sa kanya para magkaroon ng maayos na buhay. Tapos magpapakamatay lamang ito. Parang napakawalang kwenta rin naman ang pagtakas nito kung ganun. I'm sorry boss, naisip ko lang po. Nakatungong sabi ng lalaki. Pero hindi tinanggap ni Travis ang paumanhin nito at kaagad siyang pinalabas sa opisina. Makikita rin kita. At kapag nakita na kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakas pang muli, Eva. Ang salitang binitiwan ni Travis. Nararamdaman niya makikita niya na rin ang kanyang asawa. Hindi man ngayon, pero malapit na. Habang sa kabilang banda, ay abala si Eva sa pagbibihis sa kanyang 6 na taong gulang na anak na papasok sa eskwelahan. Ito ay grade 1 student, kaya madaldal na rin. Bibo talaga kaya tuwang-tuwa ang guro nito sa bata. Patricia ang pinangalan niya sa anak, pero ang tawag sa kanila sa kanyang anak ay Trisha.
pati na rin ang mga kalaro nito. Mama, wag mo na akong ihatid. Kaya ko naman na eh. Wala kasama si Lola Mila na magtinda ng kakanin. Reklamo ng kanyang anak nang sabihin niyang ihahatid niya ito. Wag ka nang makulit. Ihahatid kita sa ayaw at sa gusto mo. Ang katwiran kasi ng anak ay malapit lang naman daw ang eskwelahan at kaya naman itong lakaring mag-isa pero hindi niya maiwasang mag-alala bilang ina kaya ihahatid niya ito. Marami pa naman ang masasamang loob ngayon at ayaw niyang mawalan agad ng anak. Noon ngang malaman niya na babae yung anak niya ay labis niyang kinatuwa yun dahil hindi siya mahihirapan na palakihin kasi kapag lalaki alam niyang mas siya ay mahihirapan. Mabuti na nga lang din talaga at madaling paliwanagan ng kanyang anak kaya hindi nito hinahanap ang ama sa kanya. Minsan lang talaga, naiinggit ito sa mga kalaro na may daddy. Pero alam naman ng anak niya na hindi siya mahal ni Travis kaya hindi nila ito kasama at naiintindihan iyon ni Trisha. Hindi niya sinabi yung totoong dahilan na baka saktan lang sila ng papa nito kapag kasama nila ito. Pero mama, kapag love na kayo ni papa, pwede na po ba natin siyang makasama? Nabalik lang si Eva sa tamang pag-iisip at natigil sa pagmumuni-muni dahil sa tanong ng kanyang anak. Anak, malilate ka na sa school. Di ba may test kayo ngayon? Tara na. Sabi ni Eva matapos polbuhan ang kanyang anak. Napanguso na lamang si Trisha dahil hindi niya sinagot ang tanong na to. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh. Mamaya na lang pag-uwi mo. Promise yan ah. Kaya itinaas ni Eva ang kanyang kamay. Patunay na siya ay nangangako. Promise po, sabi niya kaya sila ay napatawa. Nay, ihatid ko na po si Trisha. Paalam ni Eva kay Nay Milagros sa asawa nito. Galingan mo sa school, apo, sabi ng asawa ni Nay Milagros. Oo naman po, Lolo. Para sa inyo at kay Mama, gagalingan ko po. Pag talaga ito ang nagsalita, parang hindi bata. Yan ang apo namin, natatawang sabi naman ni Nay Mila. Nang maihatid ni Eva si Trisha sa classroom, ay umalis na nga rin ito agad doon. Iba kasi ang anak niya kapag iniiwan sa classroom, hindi ito umiiyak. Naalala niya pa noon ang takot niya na baka muntik na siya matagpuan ng mga tauhan ni Travis. Mabuti na lamang talaga't hindi nangyari. Kaya malaki pa rin talaga ang kanyang pasasalamat dahil maayos pa rin ang buhay nilang mag-ina at sana hindi na magulo pa. Gabi na at lahat sila ay nasa bahay. Panay ang kwento ni Trisha kung anong naganap sa eskwelahan. Nagustuhan naman nila ang pagkukwento ng bata, pwera lamang sa isang parte na hindi nila nagustuhan ang kanilang nalaman. May mga nangasar sa'yo? Tanong ni Eva sa anak na hindi agad nakasagot at tuloy-tuloy lamang sa pagkain ng pinritong isda dahil iyon ang naging paborito nitong pagkain. Trisha, sagutin mo yung mama mo, ang sabi ni Eva sa anak dahil tuloy-tuloy lang ito sa pagkain at mukhang ayaw sagutin unless tatarayan niya ito. Eh kasi naman mama, nakaganti na naman ako. Inasar ko din siya na hindi niya pa rin kaya isulat yung pangalan niya, eh ang laki-laki na niya. Sagot nito at muling tumahimik. Napahilot na lamang sa sentido niya si Eva. Ganito talaga ang kanyang anak, hindi marunong magpatalo kaya nagawa pang mangasar ng kaklase dahil inasar rin ito. Pero sana apo hindi mo nalang pinatulan, baka mamaya niyan, ipatawag pa sa eskwelahan ng mama mo. Ang sabi ni Nay Milagros sa kanyang anak. Sorry na po Lola, hindi ko na po ulitin. Nainis lang po kasi ako kasi sabi nila sila daw may papa tapos ako wala. Kaya mabilis na natahimik ang lahat. Pero di ba nandito naman si Lolo, si Lola at si mama mo? Kaya okay lang na wala yung papa mo, nandito naman kami, ang sabi naman ni Tate Castor. Kaya napangiti na lamang si Nay Milagros sa sinabi ng asawa nito. Bukas na bukas, pagsasabihan ko yung batang nangaasar sa'yo, sabi naman ni Eva sa anak at napatango-tango na lamang. Nang matapos kumain ay dapat tutulong si Trisha sa pagliligpit pero hindi ito hinayaan ni Nanay Milagros. Si Lola na ang magliligpit apo, baka may takdang aralin ka pa na kailangang sagutan, sabi ng matanda sa batang tinuturing na rin itong apo. Pero Lola, tapos ko naman na po sa school pa lang kasi madali lang po kaya tutulungan ko na po kayo. Kaya napakamot na lamang sa ulo ang matanda at hinayaan ang bata na tumulong sa pagliligpit. Hindi kasi ito tulad ng ibang bata na tamad tumulong sa mga gawaing bahay at baliktad pa nga dahil gusto nito na palaging nakakatulong. Maya-maya, nagpaalam na ito na may kukunin lamang sa kwarto at pagbalik nito ay nagulat na lamang sila na may dala itong test paper at puro matataas ang score ng mga iyon. Ang galing naman ng apo namin, papuri ni Nay Milagros sa kanyang anak. Siyempre naman po Lola, dahil kayo nila mama ang inspirasyon ko.
Nakangiting sabi ng bata, madadama ang saya sa boses. Kaya ka rin siguro inaasar ng mga kaklase mo dahil sa sobrang galing mo, pero huwag kang papaapekto sa kanila, apo. Laban lang. At napataas pa ang kamay ni Tay Castor habang kausap ang kanyang apo na napakalawak ng ngiti sa labi. Oo naman po, Lolo. Hindi ako magpapaapekto sa kanila. Tsaka inggit lang naman po sila sa akin eh. Sabay tingin ito kay Eva. Pero nang samaan ni Eva ng tingin ng anak, ay kaagad nitong binawi ang sinabi. Joke lang po. Ang mga ganong tao po, hindi na dapat pang pinagtutuunan ng pansin. Dumiretso na sila sa kwarto pagkatapos ng maikling kwentuhan dahil kailangan na matulog ni Trisha. Basta anak, tatandaan mo lagi yung mga sinasabi ko sa'yo na kapag may kumausap sa'yo na hindi mo kilala, lumayo ka agad. Ang sabi ni Eva sa kanyang anak, Mama naman eh, iba po topic natin kanina pero sige po, sabi niyo po eh, tsaka hindi naman po ako sasama sa hindi ko kakilala. Umiti pa ito kay Eva. Sinasabihan ka lang naman ni Mama dahil ayoko mapahamak ka at alam kong matalino ka at naiintindihan mo si Mama. Pagpapaliwanag ni Eva sa anak, kaya napatango na lamang ito. Hanggang sa tinabihan na ni Eva ang kanyang anak, Good night, Mama. Good night, baby ko. Ang sabi naman niya sa anak, natatakot kasi siya na baka mamaya, bigla na lamang itong mawala sa kanya, na bigla na lamang bumalik ang mga taong inutusan ni Travis na maghahanap sa kanya, na sana hindi na mangyari. Mabuti na lang talaga at nakalimutan na ni Trisha ang tanong nito sa kanya na kapag mahal ba siya ng daddy nito ay pwede na nitong makasama kasi hindi naman niya alam kung paano sagutin ang tanong na yun. Mabuti na lamang at nakalimutan ng kanyang anak kasi malabo din namang mangyari na mahalin siya ni Travis dahil puro kasamaan lang ang nananalaytay dito. Nagawa nga siya nitong paniwalain nung una sa kasinungalingan na mahal siya nito. Tsaka ayaw niya nang makasama pa ng lalaki yung anak niya. Mas mabuti pa yung silang dalawa na lamang ni Trisha. Tahimik na nagsusulat si Trisha sa kanilang klase, samantalang ang kanyang mga kaklase ay panay ang ingay at batuhan ng papel, hindi gaya nila ay mature na ang kanyang pag-iisip at ayaw niyang dumadagdag pa sa sakit ng ulo ng kanilang guro. Minsan kasi sinasabihan sila na sila ang pinakamaingay na section kahit nasa section 1 pa sila, kaya minsan naiinis talaga siya dahil nadadamay siya sa kakulitan ng kanyang mga kaklase. Maya-maya pa ay pumasok ang kanilang guro. May ngiti ito sa labi na kinataka naman niya. Kapag kasi pumapasok ito ng classroom nila, palagi itong istrikta o kaya naman ay nakasimangot. Pero ngayon, nakangiti ito kaya katakataka naman talaga. Class, may sasabihin sa inyo si teacher. Kaya ang mga kaklase niya na animoy kanina ay nasa palengke ay nagsitahimik at binaling ang atensyon sa kanilang guro. Handa nang makinig sa sasabihin na to. Ano po yun, teacher? Tanong ng isa na tumayo pa talaga. Kaya napangiti na lamang ang kanilang guro. May mga bibisita sa atin bukas. Magbibigay sila ng mga colors and books na magagamit nyo na makakatulong sa pag-aaral nyo at ng iba pang students. Hindi ba't nakakatuwa yun? Kaya ang lahat ay nagpalakpakan. Galing po saan yung bibisita, teacher? Tanong naman ng isang estudyante. Sa syudad, sa lugar kung saan maraming buildings at maraming nakatira. Huwag kayong mag-alala. Dahil sigurado ko na mababait naman sila. Napatango-tango na lamang ang mga kaklase niya, gayon din si Trisha, para naman hindi masabi na hindi siya marunong makisama. Naging maganda ang isang buong araw ni Trisha sa eskwelahan. Kanina kasi bago umalis ang kanyang mama, napagsabihan na nito ang kanyang mga kaklase na nang-aasar sa kanya at nangako ito sa kanyang mama na hindi na uulitin. Hinihintay na lamang ni Trisha ang kanyang mama na siya isunduin. Iniisip niya pa nga kung sasabihin niya ang tungkol sa bisita. At sa tingin naman niya, mukhang hindi importante kaya hindi na lamang niya sasabihin. Ang importante lang naman sa kanyang mama ay makapag-aral siya. Maya-maya ay dumating na ang kanyang mama, kaya patakbo siyang pumunta dito at yumakap. Namiss agad niya ang kanyang mama. Kamusta yung school? Dahil pinagsabihan niyo na po si Sisi, hindi na po niya ako inaasar. Pagkukwento ng anak ni Eva sa kanya, kaya napangiti na lamang siya. Mabuti naman kung ganun. Maaga din kami nakaubos ni Lola Mila kaya uuwi na tayo. Hindi niyo po ako tinira ng kakanin? Nalulungkot nitong tanong. Siyempre naman may tinira kami sa'yo. Nasa bahay. Nang sabihin niya iyon, napatalon-talon pa ang bata dahil sa labis nitong tuwa. Yay! Kaya mahal na mahal kita, Mama eh. Habang si Travis ay nasa isang biyahe na, kasama ang kanyang kaibigan na si Francis dahil may eskwelahan silang tutulungan at ideya ito ng kanyang kaibigan.
Para na rin daw malibang-libang siya at hindi ma-stress sa buhay. Dapat nga yung asawa nito ang kasama, pero ayaw naman kaya siya na lang. At baka mamaya daw, doon pa niya makita si Eva. Imbis na mainis sa kaibigan, hindi na lamang niya ito pinansin dahil hindi siya sanay na makipagbiruan, pero gustong-gusto niya talagang makita si Eva. Siguraduhin mo lang na saglit lang tayo doon, ha? Seryoso niyang sabi sa kaibigan. Oo naman bro, saglit lang. Elementary school yun. Ayaw mo ba sa mga bata? Natatawang tanong ng kanyang kaibigan. Hindi siya sumagot, kaya mukhang naintindihan nito ang sagot sa sarili nitong tanong. Hindi naman talaga siya mahilig sa bata at ayaw niya ng maingay. Kaya ewan niya ba kung bakit siya sumama? Marahil ay dahil sa kaibigan niyang si Francis. Hindi naman maintindihan ni Eva kung bakit hindi siya makatulog. Tulog na ang kanyang anak, pero siya hindi pa't hindi niya pa alam kung anong mali at bakit nangyayari sa kanya yun. Kung bakit parang kinakabahan siya. Pilit niyang pinipikit ang mga mata pero hindi siya makatulog. Kaya pinagmasdan niya na lamang ang kanyang anak na natutulog. Siya talaga ang kamukha nito, gaya ng sinasabi ng iba. Mabuti na nga't hindi si Travis. Mabuti na nga yung siya ang kamukha at least hindi niya maaalala yung lalaki sa kanyang anak. Nagpapasalamat din siya na habang lumalaki ito, walang naman ang ugali ng ama nito at tanging hangad niya lamang ay hindi na sila magkita pa ng ama nito. Hindi na i-excite si Trisha sa darating na bisita sa eskwelahan nila. Parang gusto niya na nga lang umuwi at makasama ang kanyang mama. Kaya imbis na makijaming sa mga klase niya na masayang nagtatawanan at nagkukwentuhan, ay nasa isang tabi lamang siya at tila nagmumukmuk doon. Hanggang sa naisipan niya na lumabas dahil ayaw niya sa lugar na maingay at wala naman ang kanilang guro. Pero hindi niya naman inaasahan na may makakabanggaan siyang lalaki. Isang malaking lalaki. Tumama ang ulo niya sa may tiyan ito na medyo matigas kaya medyo masakit. Kasalanan naman niya pero masakit pa din. Ang sakit? It's your fault dahil hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo at hindi ba't estudyante ka? Dapat, naroon ka sa loob ng room mo. Pangaral pa sa kanya ng lalaki. Magsasorry na sana siya pero kung ano-ano ang sinasabi nito sa kanya. Pero bigla niyang naalala, hindi kaya ito yung sinasabi na bisita? Sorry po kung ganun, ayoko lang sa loob ng classroom namin dahil masyadong maingay. Pangangatwiran niya at nagangat ng tingin, kaya sobrang natuon ang atensyon ng lalaki sa kanya na parang hindi ito kumurap ng ilang segundo. Titig na titig ito sa kanya. May sasabihin pa sana ito, pero bigla siyang nakita ng kanyang guro. Patricia, bakit nasa labas ka? Medyo inis na sabi ng guro at mabilis siyang nilapitan tsaka mabilis na humingi ng patawad sa lalaking kanyang nakabanggaan. Pasensya na po Mr. Turalba, sabi ng kanyang teacher. Patay, mukhang eto nga ang bisita, pero ang kasama nito ay nasa principal's office at kasama ang principal. It's okay, lumabas lang ata ang bata dahil naboboard sa room at hindi sinasadyang nagkabanggaan kami. Mabuti na lang talaga at hindi siya inilaglag ng lalaking ito. Ah, ganun po ba? Pasensya na po talaga. At niyakag na siya ng kanyang teacher na bumalik sa classroom. Samantalang si Travis ay tila wala sa sarili nang bumalik sa tabi ng kanyang kaibigan. Bumalik siya sa principal's office. Tapos na rin makipag-usap ang kaibigan niya sa principal. Babalik ka na? Tanong sa kanya ng kaibigan at ang totoo ay sumaglit lamang ito talaga dahil may asawa ito sa syudad na kailangang balikan. Not yet. Ako na lang yung haharap sa ilang mga classrooms. Ang pinaka-main focus kasi nila ng pagtulong ay yung mga kindergarten students. Kaya halos mapanganga ang kanyang kaibigan dahil hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Sige, kung yan ang gusto mo. Parang kahapon lang, ayaw mong sumama, tapos gusto mong manatili dito. Naiiling nitong sabi. Ang una niyang pinuntahan ay yung classroom ng batang kanina. Kung paano niya nalaman kanina? Nagtanong lang naman siya sa principal kung saan ang room ng teacher na kanyang nakausap, na teacher ng batang kanyang nakausap. Iba ang kanyang nararamdaman sa batang yun. May naaalala siya dito at may kamukha ito. Kamukha nito si Eva na kanyang nawawalang asawa at hindi siya pwedeng magkamali. Wala nang sinayang pang oras si Travis at pinuntahan ang room ng bata. Nakita niya ito doon na tahimik na sa isang table. Pero syempre, hindi niya pwedeng ipahalata na ang bata lang ang kanyang pakay. Kaya nagpakilala pa rin siya sa ibang bata roon. At saka niya kinausap ang guro kung pwede niyang makausap ang bata. Bakit niyo po ako gustong makausap? Sorry po kung nabangga ko kayo kanina. Siguro naman po hindi yung dahilan kaya galit kayo sa akin.
Kalmadong sabi sa kanya ng bata, "Pwede ko bang malaman kung sino ang nanay mo?" Tanong niya rito na hindi agad ito nakasagot. Mukhang wala rin kasi itong balak na sagutin ang tanong niya. "Bakit ko naman po sasabihin sa inyo eh hindi ko naman po kayo kakilala?" Sagot ng bata sa kanya. Akmang guguluhin niya ang buhok nito pero umiwas ang bata. "Sabi ng mama ko, hindi ko pwedeng kausapin ng mga katulad niyo at lalayuan ko kayo." Ang sabi pa nito na animoy nagtataray talaga para hindi na siya mangulit pa. "Wala naman akong intensyon na masama. Gusto ko lang talagang malaman ang pangalan ng nanay mo." Ngunit mabilis ulit na umiling ang bata. "Ayoko po." Tatakbo na sana ang bata pero hinawakan niya ang braso nito. Pero maya-maya pa ay dumating yung ina ng bata na kanina niya pa tinatanong kung ano ang pangalan. "Trisha anak." Napalingon siya sa babae at ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagsino ito. "Mama!" Sigaw naman ang bata sa mama nito. Natakot sa kanya dahil sa paghawak niya sa braso nito upang hindi makatakbo. Ang ina ng batang babae si Eva na makikitaan ng takot sa mata. Lalo na nang makita na nakahawak ang kamay niya sa braso ng bata na paiyak na dahil sa labis na takot. "Bitawan mo yung anak ko." Galit na sabi ni Eva sa kanya kaya agad niyang binitiwan ang bata. "Anak, dun ka na sa labas. Nandun si Lola Mila. Hintayin mo na lamang si mama dun ha." May sinabi si Eva sa bata pero sadyang hininaan nito ang boses upang hindi niya marinig. Dali-dali nang umalis ang bata at tumakbo ito upang mabilis na makaalis ron. Hindi kasi niya namalayan na matagal niya na palang kinakausap ang bata kaya umabot sa uwian. Samantalang si Eva ay napagtanto na kung bakit siya kinakabahan. Nalaman niya sa mga nilakuan nila na may bisita pala ang eskwelahan at yun ang hindi sinabi sa kanya ng anak niya kaya wala siyang kaalam-alam. Mabuti na lang at may nabanggit sa kanya. At sa lahat ng pwedeng maging bisita ng eskwelahan, si Travis pa talaga na tinakot ang kanyang anak katulad ng ginagawa nito sa kanya noon. "Sino yung ama ng bata, Eva?" Tanong agad ng lalaki. Mabilis niya namang kinalma ang sarili bago sagutin ang tanong na to. Hindi siya pwedeng magkamali at mas lalong hindi siya pwedeng magmukhang mahina sa harapan ng lalaki dahil iyon ang kanyang gagamitin laban sa kanya. "Wala ka na ron," ang sabi niya at tinilikuran ng lalaki. Pero hinawakan nito ang kanyang braso sa paraan naman na hindi siya masasaktan. "Sino ang ama ng bata? Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo sinasagot yung tanong ko." Dapat nga alam na nito ang sagot dahil hindi naman siya yung tipo ng babae na nagpapagalaw lang sa kung sino-sino. "Hindi mo na kailangang malaman. Huwag mo nang hintayin pa na alamin ko kung sino yung ama ng bata. Mabuti ba'y sabihin mo na lang sa akin kung ayaw mo magalit pa ako sa'yo." Ito na naman ang lalaki. Ginagamit na naman ang pananakot. "Hindi ba't ang gusto mo'y lalaking tagapagmana? Kaya wag na ako, Travis. Hayaan mo na lamang kami ng anak ko." Hindi na napigilan ni Eva na ilabas ang tunay na nararamdaman. Sa mga oras na yun, napagtanto ni Travis ang totoo na ang bata ay kanyang ang anak. "No, ngayon na nakita na kita. Sa tingin mo hayaan kita makaalis ulit? Hinding-hindi na yun mangyayari, Eva. Sasama na kayo sa akin." Ang sabi niya sa babae, kaya nagsituluan ng mga luha nito na sinubukan niyang punasan pero hindi siya nito hinayaan. "Sa tingin mo, sasama kami sa isang demonyo mong katulad? Baka gawin mo lang sa anak ko yung mga pananakit mo sa akin nun." Pagsagot ni Eva, "Hindi na kita sasaktan." Kalmado niya namang sabi sa babae, "Sinasabi mo lang yan para sumama kami sa'yo na hinding-hindi mangyayari dahil mas gugustuhin ko pang mahirapan na lang habang buhay kaysa naman makasama sa magarang bahayang isang hayop na katulad mo." Galit na sabi ni Eva sa lalaki bago tinalikuran at tumakbo palayo patungo sa kanilang anak. Hindi naman hinabol ni Travis ang babae dahil malalaman niya rin naman kung saan ito pupunta. Ang dapat niyang gawin ay amuhin ng batang babae at masabi niya dito ang totoo para wala ng choice si Eva kundi ang sumama. Naging magandang ang pagpunta niya sa lugar na yun. Nakita niya na ang matagal niyang hinahanap na asawa at nalaman niya pa na mayroon silang anak. Dati gusto niya lamang ng anak na lalaki pero ngayon gusto na rin niya ng babae. "Mama, bakit ka umiiyak?" Tanong kay Eva ng kanyang anak nang makalapit siya dito. "Wala to anak, kailangan na nating umuwi." Bago pa sila maabutan ni Travis. "May problema ba iha?" Tanong sa kanya ni Nanay Milagros. Kahit na anong mangyari, hindi siya sasama kay Travis. Hindi sila sasamang mag-ina.
Bigla lang ho sumama yung pakiramdam ko. Pagdadahilan niya kay Nanay Milagros, mabuti na lang talaga at mabilis niyang napunasan ang kanyang mga luha. Mama, yung lalaki kanina, paulit-ulit niyang tinatanong yung pangalan mo. Nakakatakot siya, Mama. Kilala mo po ba siya, Mama? Kung kanina maiiyak na ito sa takot, ngayon ay naging kalmado. Hindi ko siya kilala, anak, pero tama ka, nakakatakot nga siya. Sagot ni Eva na hindi na ulit nagsalita pa. Gusto niyang sabihin yun na iyon yung ama nito, pero natatakot din siyang malaman ni Tricia kung anong klaseng tao yung ama nito. Iba yung tingin niya sa akin, Mama, kanina. Parang may inaalam siya. Anong gusto mong ulam mamaya, anak? Pag-iiba niya sa usapan. Gusto ko po yung papa para ipapagtanggol niya po ako sa lalaking yun at ikaw din, Mama, kahit hindi kanya mahal. Doon napaluha si Eva dahil walang kaalam-alam ang anak niya na ang tinutukoy nitong lalaki na nakakatakot ay ang tunay nitong ama. Pilit na kinakalma ni Eva ang sarili. Hindi sila susundan ni Travis. Hindi sila nito mapupuntahan. Pero sa tuwing naaalala niya mga salitang sinabi ng lalaki, mabilis nawawala ang pagiging kalmado niya. Iha, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? Sabihin mo sa amin ng tatay Castor mo. Ang sabi sa kanya ni Nanay Milagros, pero hindi siya makapagsalita at masabi kung ano ang totoo. Magsasalita na rin sana siya nang may kumatok sa pintuan. Maya-maya pa'y may pumasok ng lalaki sa loob ng kabahayan. Ganun na lamang ang panlalambot niya nang makita ang lalaki, si Travis. Anong sinabi nito sa kanyang Nanay Milagros kaya nagawa itong papasukin? May lalaki naghahanap sa'yo, iha. Ang sabi niya siya daw yung asawa mo. Hindi mo naman sinabi sa amin na matagal ka na pala niyang pinapahanap. Hindi naman pala masama ang kanyang intensyon at nais ka lang makasama ulit. Natutuwang sabi ni Nanay Milagros, marahil ay nagpadala sa mga sinabing kasinungalingan ni Travis dito. Maya-maya pa'y lumabas na ang mag-asawa. Gusto rin naman kasi ni Nanay Milagros na mabuo ang pamilya ni Eva. Gusto niyang maging masaya ang bata at kakailanganin nito ng kompletong pamilya, yung merong nanay at tatay. Sabihin mo sa akin, tinakot mo si Nanay Milagros, no? Kaya ka nga niya tinanggap agad? Agad na nungongompront ang tanong ni Eva sa lalaki na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Hindi ko ginawa yun, Eva. Kinausap ko sila ng maayos. Kalmadong sabi ni Travis. Pwede ba, Travis? Huwag kang magpanggap. Kasi sa totoo lang, nakakasuka na makitang mabuti ka sa kapwa mo. Iniis na sabi ni Eva. Hindi siya sanay. Masanay siya na masama ito na yung halos araw-araw siyang sinasaktan at iba ang trato sa kanya. Sumama na kayo sa akin ng anak natin. Hindi kami sasama sa iyo. Hindi kami aalis dito ng anak ko para lang makasama yung walang kwentang katulad mo. Matapang na sabi ni Eva. Anak ko din ang bata at mag-asawa pa rin tayo. Kaya may karapatan pa rin ako sa iyo at sa anak natin. Napakakapal talaga ng mukha ng lalaking to. Bakit sila sasama dito? Para kapag hindi na sila kaharap ng maraming tao, sasaktan na naman sila at ngayon, hindi lang siya ang masasaktan, kundi pati na rin ang anak nila. Ang sabi mo noon, lalaki yung gusto mong anak. Babae si Patricia. Kaya pwede ba? Lubayan mo na lang kami. Hayaan mo kaming mamuhay ng tahimik at masaya. Maya-maya pa'y lumabas na ng kwarto si Patricia at laking gulat na lang nang makita nito ang lalaking tumakot sa kanya na kausap ng kanyang mama. Mama, anong ginagawa niya dito? Hindi naman agad nakasagot si Eva dahil nagulat din sa biglaang pagsulpot ng kanyang anak. Anak, bumalik ka na lang sa kwarto mo. Utos ni Eva sa bata pero hindi ito sumunod at sinuri pa ang lalaki. Kilala mo ba yung papa ko kaya ka nandito? Tanong nito kay Travis na mabilis ding natigilan dahil hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ng anak. Hindi niya kilala yung papa mo, anak. Bumalik ka na muna sa kwarto. Pero mama, baka alam niya kung nasan yung papa ko. Hindi mo naman sinasabi sa akin eh. Ang sabi mo lang, kaya hindi natin kasama si papa dahil hindi ka na niya mahal. Pangangatwira ni Patricia, kaya hindi niya inaasahan na magsasalita si Travis at mas lalong hindi niya inaasahan ang sasabihin na to. Ako yung papa mo at ngayon sinusundo ko na kayo ng mama mo. Huwag kang maniwala sa kanya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Mabilis na sabi ni Eva sa anak bago pa ito tuluyang maniwala kay Travis. Pero huli na ang lahat dahil maluhaluha na ang mata ni Patricia habang nakatingin kay Travis na talagang napakawalang ya dahil sa tingin niya
gagamitin nito ang bata laban sa kanya para siya ay sumama. Talaga po, kayo po yung papa ko? Pero bakit niyo po ako tinakot kanina? Naiiyak na tanong ng bata. Mabilis namang pinunasan ni Travis ang mga luhang pumatak galing sa mata ng bata. Kaharap niya na kasi ang anak niya at ayaw niya ito makitang umiiyak sa kanyang harap dahil parang pinipiga ang kanyang puso. Ako nga ang papa mo. Sorry kung ngayon ko lang kayo nahanap ng mama mo. Sabi ni Travis sa bata, kaya si Eva naman napailing-iling na lamang. Ang galing naman itong magpanggap sa harapan ng anak nila na parang siya noon ay hindi nito sinasaktan. Umalis ka na. Hindi kami sasama sa iyo. Hindi tayo sasama sa kanya, anak. Pero nang humarap kay Eva si Trisha, mabilis itong umiling-iling. Sabi ni Papa, Mama, sinusundo niya na tayo, kaya bakit hindi po tayo sasama sa kanya? Gusto niya tayong makasama, Mama, kaya dapat sasama na tayo sa kanya. Tsaka kung hindi kanya love, bakit kanya hahanapin? Bakit niya po tayo hahanapin? Naiiyak na sabi ng bata. Bata pa ito kaya mahirap pang paliwanagan at kung magpapaliwanag siya, hindi rin naman ito maiintindihan. Kaya napapaiyak na lamang din si Eva dahil hindi naman ito lubos na kilala ang ama nito. Baka mamaya kapag bumalik na sila sa mansyon, iba't ibang klase ng pananakitang matanggap nito mula kay Travis. Mahal mo naman po kami ni Mama, di ba? Pagtatanong ni Trisha kay Travis, medyo natagalan pa si Travis sa pagsagot sa tanong ng anak pero nakasagot din naman ito. Oo naman, mahal ko kayo ng mama mo, kaya nga ako nandito. Pero para kay Eva, pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi ni Travis, walang halong katotohanan dahil ang isang katulad nito ay may sa demonyo ang ugali at walang kakayanan na magmahal dahil nung una, pinaniwala lang naman siya na mahal siya at nung nakatira na siya sa bahay na to, puro pananakit lamang ang kanyang natatanggap. Madami ka bang gamit dito? Dadalhin natin sa bahay ko. Kalmado si Travis habang nakikipag-usap sa anak nila, kaya ang mukha ni Trisha na kanina umiiyak at nakasimangot, ngayon ay nakangiti na. Malayo po ba dito yung bahay niyo, Papa? Tumingin muna si Travis sa kanya bago sagutin ang tanong ng anak nila. Medyo malayo, kaya kailangan niyo na mag-impake ng mama mo. Paliwanag nito sa anak. Mama, tara mag-impake na tayo. Gusto ko na pong makasama si Papa sa bahay niya. Bakit po kasi kayo lumayo kay Papa? Mahal niya naman pala tayo eh, kaya pwede na tayong magsama-sama. Natutuwang sabi ni Trisha at napatalon-talon pa dahil sa labis na kasiyahan. Masamang tinignan ni Eva si Travis pero walang emosyon ng lalaki. Naiiyak si Eva nang magpaalam sa kanyang nanay Milagros at tate Castor na tinuring na rin niyang tunay ng mga magulang at inilagaan siya nung buntis siya na parang tunay na anak. Labag pa sa loob ni Eva na pumasok sa sasakyan ni Travis, ngunit magaan-gaan yung loob niya na ang driver lang ang tanging kasama nila at wala ang mga men in black na bantay. Wala akong mga kasama ng mga bantay, kaya ako iniisip mong tumakas ay magagawa mo yun. Kung tatakas man ako, isasama ko yung anak ko, sagot ni Eva sa lalaki. Anak natin, pagtatama naman ito sa kanya, huwag ka ngang magbait-baitan, masanay pa ako na demonyo ka't nananakit. Tsaka wala na tayo sa bahay ni Nanay Milagros, kaya ilabas mo na yung tunay mong kulay. Walang sinabi si Travis at nanatiling tahimik, ngunit sa tingin niya, galit na rin ang lalaki sa kanya. Hindi lamang ito nagre-react dahil sa anak nila na naglalaro ng cellphone nito. Papa, malaki po ba yung bahay niyo? Yes, and I'm sure na magugustuhan mo doon. Si Eva ay bubulong-bulong at nakatingin lamang sa tanawin sa mga labas. Mama, narinig mo yun? Malaki yung bahay ni Papa. Walang nagawa si Eva kundi ang umiti na lamang sa anak niya. Now I think, I know kung sino yung tumulong sa inon. Biglang sabi ni Travis, kaya mabilis siyang napatingin dito. Anak, mahilo ka sa biyahe kaya itigil mo na yung pagsiselpon. Kakantahan ka na lamang ni Mama para makatulog ka na. Pag-iiba ni Eva sa usapan, mabuti na lang at hindi na nagsalita pa si Travis. Kaya medyo natakot siya na baka alam na nito na si Claudine ang tumulong sa kanya at baka kung anong gawin nito sa kanyang kaibigan. Nang makarating sila sa mansyon, tulog na si Trisha kaya binuhat ito ni Travis. Bigla tuloy siyang natakot. Naalala ni Eva ang lahat ng naranasan niya sa loob ng mansyon na yun. Ang mga naranasan niya sa piling ni Travis. Ang mga pananakit nito sa kanya. Kaya hindi niya na namalaya na nakababa na ulit si Travis dahil naihiga na nito sa kama ang kanilang anak. Hinawakan siya ng lalaki sa braso, kaya mabilis siyang bumalik sa katinuan. Sasaktan mo na ba ako?
wala na tayo sa harapan ni Trisha, kaya magagawa mo na akong sakten. Ang sabi niya sa asawa, pinipilit na maging matapang kahit ang totoo ay talagang takot pa rin siya sa lalaki sa kung anong pwedeng gawin nito sa kanya at sa anak nila. Hindi kita sasaktan kung yun ang iniisip mo. Hindi na kita sasaktan. Saad nito pero mabilis na napailing-iling si Eva dahil hindi siya naniniwala. Nagawa na siya nitong lokohin nun at hindi niya nahahayaan pang maulit yun ngayon. Bakit? Nagbago ka na? O baka gusto mo lang talagang makuha si Trisha sa akin? Magkamatayan man, hindi ko hahayaan na makuha mo siya sa akin. Kilala kita, Travis. May isa demonyo yung ugali mo. Bago niya nilagpasan ng lalaki upang umakyat na at tunguhin ang kwarto ng kanyang anak. Habang si Travis naiwan sa baba at hindi malaman ang gagawin, ewan niya ba, hindi niya gustong galit sa kanyang asawa o sadyang natatakot lang talaga siyang aminin sa sarili na nung una pa lang, mahal niya na ito pero natatakot lamang siya na baka magaya lamang siya sa kanyang mama. Bigla ay nag-flashback ang mga alaala kay Travis at bumalik sa kanya ang mga memorya na matagal niya na dapat kinalimutan, ang mapait niyang nakaraan. Iiwan ko na kayo ng anak mo. Ikaw nang bahala kay Travis. Hindi na ako masaya sa iyo, Rodolfo. Sa inyo. Yun ang sinabi sa kanya ng kanyang mami sa daddy niya bago sila nito iniwan para sa ibang lalaki. Simula noon ay ang daddy niya na lamang ang kanyang kasama sa kanilang mansyon at hindi na ulit siya sumaya. Isa pa ang mga salitang itinatak ng kanyang ama sa kanyang batang isipan. Huwag mo nga hayaan yung sarili mo na umibig sa ibang babae kung ayaw mo matulad sa akin. Lahat sila'y lolokohin ka lang katulad ng ginawa sa atin ng mami mo. Yun ang palaging sinasabi sa kanya ng kanyang daddy hanggang sa mamatay ito dahil sa sakit kaya naiwanan siya mag-isa. Mabuti na nga lang at may iniwan itong yaman sa kanya na kanyang magagamit at para hindi naman siya magmukhang kaawa-awa dahil wala na nga siya mga magulang tapos maghihirap pa. Hanggang sa makilala niya si Eva na alam niyang una pa lang ay nagugustuhan na niya pero paulit-ulit niya rin naaalala ang sinabi ng kanyang ama na manluloko ang mga babae at sa takot na baka matulad siya dito na niloko ng asawa, tinatak niya sa kanyang isipan na hindi niya mahal si Eva. Kailangan niya lamang ito. At pinilit niyang itatak sa kanyang isipan na hindi niya ito mahal at sinasaktan niya ito para mapaniwala ang sarili na hindi niya ito mahal. Pero ngayon, alam niya na mahal niya si Eva dahil nang mawala ito sa buhay niya, parang gumuho ang kanyang mundo. Sadyang natakot lamang siyang aminin na mahal niya ito. Napatunayan niyang mali ang kanyang daddy na hindi lahat ng babae ay manluloko, katulad ng kanyang mami. Dahil alam niyang tunay na pagmamahal ang pinaramdam sa kanya noong una, pero sinaktan niya lamang ito. Naisip ni Travis na umakyat na upang i-check ang kanyang mag-ina. Tulog na tulog ang dalawa. Nakayakap si Eva sa anak nila. Gustuhin niya mang lapitan ang mga ito. Hindi niya magawa dahil natatakot siya na baka magising sila. Pinagsisisihan na niya ang mga ginawa niya sa babae. Ang pagpapaniwala niya sa sarili niyang kasinungalingan na alam naman niyang hindi totoo. Pumunta na lamang si Travis sa kwarto niya at doon nag-isip-isip. Ayaw niyang magulo ang kanyang mag-ina at magising ang mga ito ng dahilan upang matakot pa sa kanya. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Eva dahil anong oras na rin silang nakauwi. Wala na sa tabi niya ang kanyang anak. Sa takot niya, ay agad siyang napabangon. Natakot siya na baka sinasaktan na ni Travis ang anak nila, kaya dali-dali siyang napababa. Doon niya nakita ang mag-ama niya na naglalaro. Tawang-tawa pa yung si Trisha habang kinikiliti ito ng tunay na ama. Mabilis namang nabaling ang atensyon ng dalawa sa kanya. Mama, ang tagal mong magising, sabi ni Trisha nang makalapit ito sa kanya. Walang emosyon niyang tinignan si Travis. Sa susunod, huwag kang aalis agad sa tabi ni mama kapag tulog pa ako. Hintayin mo muna si mama na magising. Yun ang sabi ni Eva sa kanyang anak. Sinadya niya talagang marinig ni Travis. Pero si papa lang naman po ang kasama ko at naglalaro lang kami. Pangangatwiran pa ng bata. Kahit na, mama, nagluto po para sa atin si papa. Ako na lang ang magluluto para sa atin. Pero paano po yung niluto ni papa para sa atin? Malungkot na tanong ng bata. Kung ano yung sinabi ko, yun ang masusunod, anak. It's okay, sabi ni Travis kay Trisha. Kung galit ka sa akin, huwag mo namang idamay ang bata. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Travis sa kanya yun. Hindi ko magagawang saktan yung anak ko at magalit ka sa kanya. Hindi ako katulad mo. Malay ko ba, kung gusto mo na kaming mamatay at nilagyan mo ng lasin yung niluto mong pagkain. Pagkatapos ay niyaya ni Eva ang anak papunta sa kusina. Kaya hindi nito napansin ang pagbalatay ng sakit sa mukha ni Travis.
Deserve niya naman ang mga nararanasan niya dahil sa mga katangahan niya kaya hindi siya pwedeng masaktan. Dahil sa Eva, ang labis niyang nasaktan nun, hindi lang emosyonal, kundi pisikal. Nasa labas sa Eva ng bahay ng kanyang mga magulang, hawak-hawak niya sa kabilang kamay ang kanyang anak. Hindi niya nga alam kung paano magpapaliwanag sa kanyang mga magulang tungkol sa biglaan niyang pagkawala. Yung magpapaliwanag siya na hindi sila magagalit. Gusto niya rin sanang sabihin sa mga ito ang dahilan kung bakit siya bigla na lamang nawala at yun ang nagsilbi niyang pagtaka sa asawa. Nang makapasok siya sa loob ng mansyon, dahil kilala naman siya ng mga maid kaya hindi siya nahirapan, nakita siya ng kanyang ina na pababa ng hagdanan. Hindi ito makapaniwala sa nakikita na nakauwi na siya, na nakabalik na ang kanilang mahal na anak at napatingin ito sa kanyang anak. Anak ko Eva, bumalik ka na. Luluhang sabi ng kanyang mami nang makalapit sa kanya at bahigpit siyang niyakap. Marahil ay dahil na rin sa labis itong pagkamis sa kanya. Kayo po ba yung lola ko? Tanong ng anak niyang si Trisha. Hindi naman makapaniwala ang mami niya na may anak na siya. Kaya napatingin ito sa kanyang mga mata at nagtatanong ang mga mata nito sa kanya. May anak ka na? Ngunit papaano? Baka kasi iba yung isipin ng matanda. Kaya sinabi ni Eva na siya ay magpapaliwanag. Pinapunta naman ni Eva ang kanyang anak sa kusina kasama ang mga katulong upang magmeryenda muna ito para makausap niya ang kanyang mami. Ma, may dahilan kung bakit ako tumakbo palayo nun at bigla na lamang akong nawala. Pinipigilan lamang ni Eva na tumulo agad ang kanyang mga luha. Kapag kasi nangyari na yon ay magtutuloy-tuloy na at hindi na niya makakaya pang pigilan ang kanyang sarili, napigilan ang kanyang damdamin na emosyon. Kung ganun, ano yon? Hindi mo ba alam na labis ang pag-aalala namin sa'yo? Lalo na yung asawa mo sa paghanap sa'yo. Siya ba ang nakakita sa'yo? Doon ka ba muna tumuloy bago ka pumunta dito? Tanong kay Eva ng kanyang mami. Siya ang dahilan, mami, kung bakit ko kailangan lumayo. Mami, maniwala kayo sa akin. Sinasaktan niya ako. Hindi niya ako mahal, mami. Kailangan niya lang ako. Umiiyak na nagpapaliwanag si Eva. Anak, hindi kita maintindihan. Mahal ka ni Travis kaya bakit kanya magagawang saktan? Baka nga yung asawa mo pa yung nasaktan mo dahil sa paglayo mo at daladala mo pa yung anak niyo. Hindi makapaniwalang sabi ng kanyang ina. Hindi niya ako mahal, mami. Kailangan niya lang na magdadala sa kanyang anak at hindi niya ako mahal. Pinaniwala niya lang ako at kayo din. Pinaniwala niya tayong mabuting tao siya. Tuloy-tuloy pang sabi ni Eva. Sinasaktan ka niya? Ang sabi niya sa amin nun, wala naman daw kayong problema na mag-asawa at ayos lamang ang lahat. Nagsisinungaling siya, mami. Halos araw-araw niya akong sinasaktan, lalo na kapag hindi ko sinusunod yung gusto niya. Masama siyang lalaki, mami. Kaya ang kanyang ina ay hindi makapaniwala. Napailing-iling na lamang at imbis na i-judge siya at takalain na siya ay nagsisinungaling, mabilis siya nitong niyakap. Pasensya na anak kung wala kaming alam ng daddy mo, kung hindi ka man lang namin natulungan. Naiiyak na sabi ng ginang. Maya-maya pa'y dumating na ang kanyang daddy na kagagaling lang sa labas dahil ito ay may binili. Eva, anak? Hindi makapaniwalang sabi nito pero imbis na kung ano pang sabihin, lumapit na siya sa kanyang daddy at yumakap. Bumalik ka na, anak. Muntik na kaming mawala ng pag-asa ng mami mo. Pasalamat ka kay Travis at nakita ka niya. Natutuwang sabi ng kanyang daddy. Hindi na pwede pang makalapit ang lalaking yun sa anak natin. Sabi ng kanyang mami sa kanyang daddy. Han, ano bang sinasabi mo? Naguguluhan ang sabi ng kanyang daddy. Natigil sila sa usapan nang lumabas na galing kusina si Trisha na may dalang sandwich. Dad, si Trisha anak ko po, apo po ninyo. Pagpapakilala ni Eva sa kanyang anak. Anak nyo ni Travis? Pwede ba? Huwag mo nang binabanggit ang lalaking yun. Hindi na siya dapat pang makalapit sa anak natin at apo natin. Galit na sabi ng kanyang ina. At bakit? Mag-asawa naman sila ni Eva at may anak na. Naguguluhang sabi naman ng Ginoo. Habang si Travis ay kakauwi lamang, hinahanap niya ang kanyang mag-ina pero wala siyang makita. Kahit noong pumunta pa siya sa kwarto, hindi na siya naglagay pa kasi ng mga bantay dahil ayaw niyang matakot ang mga ito. Kaya na makababa siya ay tinanong niya na lamang ang isang katulong kung saan pwedeng pumunta ang kanyang mag-ina. Ah, umalis po sila sir. Ang sabi po ng anak niyo, pupunta daw sila sa lola niya. Napamura na lamang si Travis sa mga oras na yun. Alam niyang pwede nang mawala sa kanya ang kanyang mag-ina dahil hindi malabong mangyari na magkwento sa Eva sa mga magulang. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya kakayanin kung mawawala sa kanya ang kanyang mag-ina. Kaagad na pumunta si Travis sa bahay ng mga magulang ni Eva.
hindi siya agad pinapasok ng isang garden kaya hinintay niya pa na may lumabas na tao. Laking gulat na lamang niya nang lumabas ang daddy ni Eva at isang malakas na suntok ang pinagkaloob ng Ginoo sa kanya dahil sa labis na galit dahil sa ginawa niya sa anak nito. Hayop ka? Akala namin kung sino kang mabait pero sinasaktan mo pala yung anak namin. Akala ko'y mahal mo si Eva kaya pinaubaya namin siya sa'yo. Tapos malalaman namin na sinasaktan mo lang siya. Wala kang kwentang lalaki. Galit na sabi ng daddy ni Eva kay Travis. Maya-maya pa'y lumabas na rin ang asawa nito at isang sampal ang pinagkaloob sa kanya. Ang galing mo sa pagpapaniwala. Marahil ang lahat ng sinabi mo sa amin ay mga pawang kasinungalingan lamang. Wala kang kwentang lalaki. Kaya naman pala lumayo yung anak namin ay dahil sa'yo. Tinanong ka namin yun, ang sabi mo'y walang problema. Pero ikaw pala ang problema, hindi agad namin nalaman. Naiiyak namang sabi ng ginang. Dahil sila nga nun, hindi nila sinasaktan ang anak nila, tapos sasaktan ito ng lalaki. Pinagsisisihan ko na po lahat ng nagawa ko nun, kaya sana hayaan niyo ako na makasama yung mag-ina ko. Nakikiusap na sabi ni Travis sa mag-asawa. Sa tingin mo, hahayaan ka pa namin na makasama sila pagkatapos ng mga nalaman namin? Sa tingin mo ha? Hahayaan pa namin, umalis ka dito kung ayaw mo na ipadampot ka namin sa mga pulis. Galit na sabi ng Ginoo kay Travis. Hindi ko sasaktan si Eva. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko sa kanya noon. Mahal na mahal ko yung anak niyo at anak namin, kaya hayaan niyo po ako makasama sila. Hindi, hindi mo na sila makakasama pa ulit. Hinding-hindi na. Galit namang sabi ng ginang, kaya mabilis na napailing-iling si Travis at sumigaw. Trisha anak, nandito si Papa. Sigaw niya mula sa labas ng bahay. At gagamitin mo ba talaga ang apo namin? Walang kasing kapalang mukha mo. Galit na galit talaga ang daddy ni Eva dahil kay Travis na sinaktan ang kanilang mahal na anak. Papa! Tuwang-tuwa ang bata na makita nito ang ama na nasa labas ng gate. Pero bago ito makatakbo papunta sa ama na kinakausap ng mga magulang ng kanyang ina, pinigilan na ito ni Eva. Pero mama, nasa labas po si Papa. Sinusundo niya na po tayo. Hindi na tayo sasama sa papa mo. Pero bakit po? Bago pa lang po natin siyang nakakasama kaya bakit ganun? Gusto ko na pong umuwi kasama si Papa. Naiiyak na sabi ng bata. Doon na tayo sa loob. Pag-aaya ni Eva sa anak pero ayaw nitong sumama. Hindi po. Gusto kong sumama kay Papa. Dapat kasama natin siya. Wala siyang kasama sa bahay niya. Sabi niya sa akin, ang tagal niya nang gustong makasama tayo at matagal na siyang palaging mag-isa sa mansyon, kaya kailangan niya tayo mama. Umiiyak na paliwanag ni Trisha, pero umiling-iling lamang si Eva. Hindi na tayo sasama sa papa mo. Ako yung mama mo, kaya ako ang masusunod. Pero imbis na pakinggan si Eva, tumakbo si Trisha papunta sa ama nito at nakalaya mula sa kanyang ina. Niyakap ng bata ang ama nito. Niyakap naman din ni Travis pabalik ang kanyang anak. Papa, sasama ko sa'yo. Sabi mo mag-isa ka lang sa mansyon, tsaka kakakita mo palang sa amin ni mama, diba? Papa, sasama ko sa'yo. Umiiyak na sabi ng bata na bigla na lamang itong kunin ng kanyang ina. Travis, umalis ka na dito. Pagpapaalis ni Eva sa lalaki. Pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko, Eva. Please, wag mo namang gawin sa akin to. Gusto ko kayong makasama ng anak natin. May tumulong luha mula sa mga mata ni Travis habang kausap si Eva. Pero hindi niya hinayaan ang sarili na maawa dito. Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan ng anak mo. Ilalayo ko lang si Trisha sa kapahamakan na pwede niyang maranasan sa'yo. Hindi niya kailangan ng isang ama na katulad mo. Hanggang sa binuhat na si Trisha ng lolo nito para makapasok na. Sabay-sabay silang pumasok at naiwan si Travis sa may labas. Papa, sasama ko sa'yo. Gusto ko nang umuwi. Iyak ni Trisha pero wala itong magawa kundi pagmasdan na lamang ang kanyang papa na pinapaalis na ng gwardya. Papa ko, wala rin namang magawa si Travis kundi ang pagmasdan ang kanyang asawa at anak na lumalayo sa kanya. Gusto niyang patahanin ang anak pero hindi naman niya magawa dahil miski ang sarili niya ay hindi niya magawang patahanin. Noon na lamang ulit siya umiyak. Mama, gusto ko makasama si Papa. Kawawa naman siya, mag-isa lang siya sa bahay niya. Umiiyak na sabi ni Trisha sa kanyang mama pero ayaw siya nitong pakinggan at pilit siyang pinapatulog. Pero iba ang gusto niyang gawin. Gusto niyang puntahan ang kanyang papa at ito ay makasama. Ngunit hindi naman pwede. Kawawa naman ang kanyang papa, wala itong kasama.
Habang sa kabilang banda ay nasa bahay niya na si Travis, naabutan niya doon ang kanyang kaibigan na si Francis na malaki ang ngiti sa labi pero nang makita ang kanyang itsura ay kaagad itong nagtaka. Ano nangyari sa'yo bro? Umiiyak ka ba? Taka nitong tanong sa kaibigan. Naiiyak naman si Travis na pinaupo sa may sofa na kaharap nito. Nakita ko na yung mag-ina ko pero mabilis din silang nailayo ulit sa akin. Pagkukwento ni Travis sa kaibigan. What? Paano? At anong anak? Nagtataka namang tanong ni Francis. Province, doon sa school doon, doon pumapasok yung anak ko. Pagsagot ni Travis sa tanong ng kaibigan. Ibig sabihin, nang lumayo si Eva sa'yo ay buntis na siya. At ngayon, malaki na yung anak namin, pero hindi ko sila pwedeng makasama. Bakit? Nasaan ba sila ngayon? Nasa mga magulang sila ni Eva, at ayaw nilang makasama ko yung mag-ina ko. Dude, ano bang ginawa mo? Naguguluhang tanong ni Francis. Masama ko lalaki, Francis. Sinasaktan ko si Eva noon kaya siya lumayo sa akin. Dahil paulit-ulit kong pinapaniwala yung sarili ko na hindi ko siya mahal. Wala akong kwenta. Tuloy-tuloy ito sa pagkukwento dahil nandyan na rin naman ang kaibigan niya na handang makinig. Pero bakit mo naman ginawa yun? Natatandaan mo na yung sinabi ko sa'yo na bata pa lang ako nang iwan kami ng mami ko. Natakot ako na baka magaya ko sa tatay ko na sobrang nadurog nang iwan kami ng mami ko. Kaya pilit kong pinaniwala yung sarili ko na hindi ko mahal si Eva, na kailangan ko lang siya para magkaanak. Pero hindi ibig sabihin na ginawa yun ng mami mo, ayun din ang gagawin ni Eva. Dude, iba si Eva sa mami mo. Naiiyak na napatawa na lamang si Travis dahil tama naman ang kanyang kaibigan. Ang gago-gago ko. Gusto ko silang makasama. Pero ayaw na ni Eva na makasama ko pa yung anak namin ng mga magulang niya. Gusto ko makasama yung anak ko pare. Gusto kong punasan yung mga luha niya pero mukhang malabo ko na yung magawa dahil hindi na ako makakalapit. Dude, may magagawa ka pa. Suyuin mo si Eva. Patunayan mo na nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating Travis na sinasaktan siya. Pagpapalakas ng loob ni Francis sa kaibigan. Pagkatapos sabihin nun ay umalis na rin ito dahil hinihintay ito ng asawa. Kaya naiwan si Travis na mag-isa sa kanyang bahay. Samantalang si Francis na makauwi sa kanila, ikinuwento sa kanyang asawa ang nangyari. Ano? Nakita na ni Travis si Eva? Kamusta siya? Kamusta naman yung kaibigan ko? Tanong ng kanyang asawa. Nilayo si Eva ng mga magulang niya kay Travis dahil sinasaktan pala noon ni Travis si Eva. Ayun ang dati kong sinasabi sa yung masama yung kaibigan mo pero ayaw mo namang maniwala sa akin. Ang sabi naman ni Claudine sa asawa. Pero nagsisisi naman na si Travis sa lahat ng mga nagawa niya. Mahal na mahal niya si Eva at yung anak nila. Oh my God, may nabuo. I need to si Eva at sabihin sa kanya na lumayo na siya sa lalaking yun. Ang sabi pa ni Claudine. Hindi mo ba ako narinig? Nagsisisi na si Travis sa lahat ng mga ginawa niya kaya pwede ba? Huwag kang ang ganyan magsalita. Wala akong pakailam kaya kung nasasaktan man siya ngayon, deserve niya yun dahil wala siyang kwentang tao. At tumalikod na ang babae mula sa asawa nito. Bukas na bukas din ay kanyang pupuntahan ang kaibigan sa bahay ng mga magulang nito. Buti na lang talaga'y alam niya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Eva na dadalawin siya ng kanyang kaibigang si Claudine. Hindi siya makapaniwalang muli pa silang magkikita. Mahigpit niya itong niyakap dahil sa sobrang kasiyahan. Gosh, I'm so glad na okay ka na. Si Travis man ang nakakita sa'yo. Mabilis ka naman agad nakawala sa kanya. Natutuwang sabi ni Claudine sa kaibigan. Pero maya-maya ay bumaba ng hagdanan si Trisha at tumakbo palabas ng bahay. Yun na ba'y anak mo? Saan pupunta? Hindi na nasagot ni Eva ang tanong ng kaibigan dahil sinundan niya ang anak niya. Papa! Umiiyak nitong sabi habang tumatakbo. At dahil bukas ang gate at day off ng guard, malaya itong nakalabas. Hindi naman sinasadyang may dumaang sasakyan at nabangga ang bata. Trisha! Sigaw ni Eva nang makita ang anak na nakahandusay na sa kalsada at duguan. Ang nakabangga naman ay hindi alam ang gagawin. Trisha! Trisha anak ko! Gusto kong makasama si Papa. Ang sabi pa nito bago tuluyang nawala ng malay. Napaiyak na lamang si Eva. Mabuti na lamang at tinulungan sila ng nakabangga. Inutusan na lamang ni Eva si Claudine na sabihin sa mga magulang niya ang nangyari kapag nakauwi na. Sa mga oras na yun ay isa lang ang sinisisi niya sa lahat ng nangyari. Walang iba kundi si Travis. Naiiyak siya habang buhat-buhat ang kanyang anak na duguan, lalo na nang makarating sila sa hospital.
Nakatanggap ng tawag si Travis mula sa kaibigang si Francis na ang anak niya daw na si Tricia ay nasa hospital. Hindi na siya nagtanong pa kung bakit at umalis na lamang sa kanyang bahay. Dali-daling pumunta sa hospital kung saan doon daw dinala ang kanyang anak. Doon niya naabutan si Eva na yakap si Claudine at ito ay umiiyak. Pero nang makita siya, agad itong tumayo upang siya ay pagsalitaan ng masama dahil sa kanya nito sinisisi ang lahat. Wala naman siya magawa kundi tanggapin na lamang ang masasakit na salitang binitiwan nito. May kasalanan ka din naman, Eva. Kung galit ka kay Travis, ay sana hindi mo na dapat pang dinamay ang bata at hinayaan mo si Tricia na makasama ang daddy niya. Sabi ni Francis, kaya mabilis itong nakatanggap ng kurot sa asawang si Claudine at niyaya siya ng asawa na umalis na doon at iwanan na muna si Eva at si Travis. Anong nangyari sa kanya? Tumakbo siya palabas dahil gusto kanyang puntahan at hindi sinasadyang nabangga siya ng sasakyan. Kasalanan mong lahat to. Kung hindi lang sana ikaw ang naging ama niya, hindi mangyayari lahat ng to. Galit na sabi ni Eva sa lalaki. May sasabihin pa sana si Eva nang lumabas ang doktor na nagtingin sa kanilang anak. Kailangan niyang masalinan ng dugo. Maraming dugo ang nawala sa anak niyo. Pero hindi po, ngayon na po ba? Walang pag-aalinlangan na sabi ni Travis sa doktor hanggang sa ang dalawa na lamang ang nag-usap. Pagkatapos mo mag-donate ng dugo sa anak natin, eh maaari ka nang umalis at huwag ka nang magpapakita pa ulit dahil hindi kita mapapatawad, Travis. Sabi ni Eva sa lalaki, ngunit wala siyang natanggap na kahit anong sagot mula rito at sumunod na lamang ito sa doktor upang mailigtas ang anak nila. Walang ginawa si Eva kundi ang umiyak sa may labas dahil alam niyang may kasalanan rin naman siya hanggang sa dumating ang kanyang mga magulang. Kamusta apo namin? Naiiyak na tanong ng kanyang ina. Ginagamot na po siya ng mga doktor? Sagot ni Eva sa kanyang mami hanggang sa lumabas na si Travis. Umalis ka na. Pagtataboy niya sa lalaki. Pakisabi na lang sa anak natin na huwag na niya akong hanapin. I'm sorry for everything, Eva. Sabi nito at umalis na. Hindi niya na lamang sinagot pa ang sinabi ng lalaki at hinayaan na lamang itong umalis. Dude, hindi mo man lang ba hintay na magising muna yung anak mo? Kaya siya nabangga ay dahil gusto kanyang makita. Ang sabi ni Francis sa kanyang kaibigan. Ayoko nang pahirapan ang kalooban nila. Siguro eto na nga ang aking karma. Pakisabi na lang sana sa anak ko sa pagising niya. Eh mahal na mahal ko siya. Yun ang sinabi ni Travis sa kaibigan bago ito tuluyang umalis sa hospital. Hanggang sa magising na nga si Tricia. Anak, huwag ka na munang gumalaw at hindi ka pa magaling. Ang sabi ni Eva. I'm sorry, Mama. I'm sorry din. May kasalanan din naman si Mama. Si Papa po, alam niya po ba na nandito ako? Pero agad na iniba ni Eva ang usapan. Anong gusto mong kainin? May gusto ka ba? Sabihin mo lang kay Mama. Gusto ko pong makita at makasama si Papa kahit saglit lang po. Naiiyak nitong sabi. Ang sabi ng Papa mo sa akin, huwag mo na raw siyang hanapin. Sabi naman ni Eva sa kanyang anak. Po, bakit po? Sabi niya mahal na mahal niya po ako at ikaw din at nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya, Mama. Noong natutulog ka, nagkwentuhan kami. Sabi niya, love na love ka niya, Mama. At gusto niyang mag-sorry sa'yo kaya naging bad siya noon nung una. Kaya mo ko nilayo sa kanya. Mama, sad si Papa, sad siya. Mag-isa na naman siya. Ayoko siyang mag-isa, Mama. Pero nandito naman si Mami. Ayaw mo ba kay Mama? Gusto ko na pong may kasama rin si Papa. Mama, kawawa si Papa. Love niya tayo. Love na love niya tayo. Nung nakapikit ako, tinatawag niya ako tapos nagising na ako kasi sabi niya, sama-sama pa daw tayo at love niya tayong dalawa. Umiiyak na sabi ng bata. Si Claudine na nasa loob ay naiiyak na lamang din dahil sa mga sinasabi ng anak ni Eva. Ang swerte naman ni Travis dahil mahal na mahal ito ng anak. Anak, tahan na. Nandito naman si Mama. Pero lahat naman po ng tao nagkakamali. Kaya bakit ayaw niyo po siyang bigyan ng second chance? Mahal na mahal po kayo ni Papa. Hindi niya lang po yun nasabi sa inyo agad. Kaya bakit hindi siya pwedeng makasama? Bakit mo siya pinapaalis? Gusto ko makasama yung Papa ko. Pabalikin niyo po siya, Mama. Gusto ko makasama yung Papa ko. Anak, hindi mo kasi naiintindihan. Naiintindihan ko po. Nagkamali po si Papa noon. Pero hindi po ba pwedeng bigyan ng second chance kahit para sa akin lang po? Kasi babawi naman po siya eh. Please, Mama. Kahit yun lang po yung gift nyo sa akin sa birthday ko. Please, Mama.
Naiiyak na lamang na niyakap ni Eva ang kanyang anak. Pinilit ni Travis na lumayo pero bumalik pa rin siya sa hospital dahil na-realize niyang hindi niya talaga kayang malayo sa kanyang mag-ina at handa siyang gawin ng lahat para lamang mapatawad siya ni Eva hanggang sa mawala ang galit nito sa kanya at handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal. "Pre, bumalik ka na," ang sabi ni Francis pero hindi na lamang niya pinansin ang kaibigan at pumasok sa silid ng kanyang anak. Nakita niya itong umiiyak habang yakap-yakap ng ina at napangiti naman nang agad siyang makita. "Papa!" Kaya agad itong napabitiw ng yakap sa kanyang ina. Napalingon naman sa kanya si Eva, nagulat pa nang siya ay makita. Lumapit siya sa anak niya at ito niyakap. "Labas na muna ako," paalam ni Claudine para bigyan sila ng moment na mag-anak. "Lalabas na rin muna ako," ang sabi ni Eva. "Mama, pinapayagan mo na ba na makasama ko po si Papa?" Natutuwang tanong ni Trisha. Nang tumango si Eva ay halos mapatalo ng bata sa sobrang kasiyahan. "Bakit ka tumakbo palabas ng bahay?" tanong ni Travis sa kanyang anak. Hindi nila alam na nasa labas lang si Eva, malapit sa pintuan at doon ay nakikinig. "Gusto ko lang naman po na makita ka kaya sorry po. Imbis na makatulong ako, nakadagdag pa po ako sa problema." Napapayo kong sabi ni Trisha. Inangat naman ni Travis ang mukha ng anak at sinabing, "Wala ka namang kasalanan. Si Papa ang may kasalanan ng lahat." "Hindi po, may kasalanan din po ako. Kaya sorry po." Si Eva na nasa may pintuan, pinipigilan lang na tumulo ang kanyang luha. Itinaboy niya si Travis, ngunit bumalik pa rin ito. Ang may kasalanan naman talaga ay siya dahil matigas ang kanyang puso. "Pwede po ba kayong tumira sa bahay nila Lola para lagi-lagi tayong magkakasama?" "Naku, hindi pwede anak. Hindi papayag ang mami mo." "Pero pwede siyang bumisita sa bahay." Kunwari may kukunin si Eva nang bumalik ito sa loob ng kwarto. "Bakit hindi na lang po tayo tumira doon sa bahay ni Papa? Mas masaya naman doon, Mama." "Sundin na lang natin yung gusto ng mama mo, anak," nakangiting sabi ni Travis. Pagkaraan ng ilang mga test results at nang masigurado na okay na si Trisha, nilabas na nila ito ng hospital. Ang pinaplano naman nila ay kung paano i-celebrate ang birthday nito at kung saan. Kaya ng kanyang gusto ay bumisita lamang si Travis sa kanilang bahay at kada bibisita ito may dalang regalo para kay Trisha at hindi lang para kay Trisha, meron din sa kanya. Sinasabi niya na lang minsan na thank you dahil hindi pa rin talaga magaan yung loob niya sa lalaki. "Anong plano mo sa birthday ng anak natin?" tanong ni Travis sa kanya. Para kay Trisha ay nakipag-ayos na rin dito ang mga magulang niya kahit para na lamang sa bata ay magkaayos-ayos sila. "Kahit simple lang, okay na yun," sagot niya sa lalaki. "Hindi mo ba gusto yung ingrande? Yun ang gusto mo?" Nakataas ang kilay na tanong niya dito. "Sana, pero ikaw naman ang masusunod." "Ingrande na lang," sabi niya na lamang at takmang papasok na siya sa loob ng bahay nang hawakan ni Travis ang kanyang kamay. Pero nang mag-iba ang tingin niya ay agad din niya itong binitiwan. "Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa mga nagawa ko noon sa iyo, Eva. Maniwala ka't sa hindi. Ay gusto kong saktan yung sarili ko kung paano kita sinaktan nun. Patawad kong masyado akong duwag at hindi ko maamin sa sarili ko na mahal talaga kita. Natakot lang ako na baka mangyari lang sa akin yung nangyari kay daddy nun." Pagpapaliwanag ni Travis kay Eva. "Anong nangyari sa mga magulang mo? Hindi mo naman na kailangan pang alamin eh kung hindi ka naman interesado." "Interesado ko, kaya nga ako nagtatanong, diba?" At nagsimula ng magkwento si Travis. Akala niya patay na din ang ina ni Travis. Yun pala, iniwan lang nito sila Travis para sa ibang lalaki. At natakot lang si Travis na aminin sa sarili nito na mahal siya nito dahil baka gawin niya ulit ang ginawa ng mami nito sa kanyang daddy noon. Gusto niyang isipin na gumagawa lang ng kwento si Travis para mapatawad niya. Pero masyadong masakit at mababakas ang sakit sa boses nito habang nagkukwento. "Sige, aalis na ako. Pasabi na lang kay Trisha na umalis na ako, ha?" Paalam sa kanya ng lalaki pero ito'y kanyang pinigilan. "Bakit mo naman inisip na gagawin ko sa'yo yun?" "Ay, nung mali ako kaya hanggang ngayon, nagsisisi ako sa mga katangahang ginawa ko. Kaya ngayon, nahirapan ako dahil kasalanan ko naman. Deserve ko lahat ng masasakit na salita na binato mo sa'kin. Dahil wala naman talaga akong kasing sama." Bigla siyang naawa kay Travis dahil bata pa lang, iba na ang pinagdadaanan nito. "Mahirap magkaroon ng isang magulang lang na nagpapalaki sa'yo. Hindi naman dahil sa kwento ni Travis, kaya niya ito pinapatawad na, kundi dahil
sa nakita niya itong nagbabago at alam niyang hindi na sila sasaktan pang mag-ina. I'm willing to give you a second chance at sana hindi mo nasayangin yun. Patawad din sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi agad nakareact si Travis at medyo napatulala pa sa kanya dahil hindi makapaniwala sa narinig. Hoy! Sabi niya sa lalaki nang hindi ito umiimik. Really? Totoo ba? Kulang na lang ay mapatulon nito sa tuwa. Bawiin ko na lang, ang sabi niya, pero mabilis siya nitong niyakap. Salamat, salamat. Hindi ko sasayangin. Maya-maya pa'y pinuntahan na sila sa garden ng kanilang anak. Naisip niya kung papanatalihin niyang matigas ang kanyang puso, si Trisha ang mahihirapan at ayaw niya na makita pang umiiyak ang kanyang anak. Papa, ayos na kayo ni Mama? Natutuwa nitong sabi. Imbis na sagutin ang tanong ng anak niya, binuhat na lamang ito ni Travis at sila ay nag-family group hug. Yay! Ayos na yung Mama at Papa ko, natutuwang sabi ni Trisha. Pangako, araw-araw akong babawi sa'yo, sabi ni Travis habang nakatingin sa kanyang mga mata. Huwag kang mangako, gawin mo na lang. Tugon niya naman sa lalaki na ngayon ay kalaro ng anak nila. Naghahabulan ng dalawa. Happy birthday, Trisha! Dumating na ang araw ng kaarawan ng kanilang anak. Isang simpleng okasyon lang ang nangyari dahil gustuhin man nilang mag-asawa na maging ingrande, eh ayaw naman ang anak nila. Hanggang sa hinipan na ni Trisha ang kandila, pagkatapos ay magkasunod silang hinalikan sa pisngi dahil sa sobrang pagkatuwa. Ilang mga kakilala lang ang mga naroroon, pati ang kanyang nanay Milagros at tati Castor ay nandoroon din, ang mga taong tinuring sila bilang tunay na pamilya. At pinaramdam din sa kanila ng anak niya na mahal sila ng mga ito. Ang dalawang matanda ay kausap na ng mga magulang niya. Sa lahat ng regalo, pinaka-excited si Trisha na buksan ang regalo ng ama nito. Kaya dali-dalin tong binuksan ang regalo ni Travis at tuwang-tuwa nang makita na kwintas iyon lalo na't galing pa sa ama nito. Hindi naman mapili si Trisha eh, pero dahil galing sa ama ang regalo ay mas lalo nitong nagustuhan yun. Mama, ikaw, anong gift mo sa akin? Mabilis nitong binaling ang atensyon kay Eva. Hindi ko na kasi kailangang ibalot yung sakin, kaya ibubulong ko na lang sa'yo. Masayang sabi ni Eva sa anak at sinabi na dito kung ano ang kanyang regalo. Talaga, Mama? Hindi makapaniwalang sabi ng bata. Yay! Doon na ulit kami titira sa bahay ni Papa. Nagtatatalon si Trisha dahil sa labis na pagkatuwa dahil sa regalo ng kanyang mama. Ano ba yan? Bakit kailangang ibulong pa? Masama bang malaman namin? Sabi ni Claudine na naroon sa isang tabi, kaya hindi na makatingin pa si Eva kay Travis dahil sa medyo nahiya siya. Yun talaga yung gusto ko. Muli ay tumalon ito. Pagkatapos ay sunod-sunod na binuksan ng bata ang mga regalo. Nang bigla na lamang nagpaalam si Travis na may sasagutin na tawag, hindi alam ni Eva kung anong nagtulak sa kanya para sundan ng lalaki. Tila gusto niyang malaman kung anong meron sa tawag na yun, dahil kailangan pa nitong lumayo muna sa kanila bago sagutin ng tawag. Thank you, ilang sinabi nito sa kausap. Kita niya kung paano biglang lumungkot ang mukha nito. Anong sabi? Tanong niya sa lalaki. Lumingon naman ito sa kanya. Hindi inaasahan na susunod pala siya dito. Patay na daw ang mami. Halos mag-iisang taon na. Imbis na magtanong pa, ay lumapit siya dito at niyakap na lamang ang lalaki. Alam niyang napatawad na ni Travis ang ina nito sa ginawang pangiiwan noon. Tara, bumalik na tayo sa party ng anak natin, pag-aya niya sa lalaki. Pero bago siya sundin, tumingin muna ito sa kanyang mga mata. Nagulat na lamang si Eva nang bigla siyang halikan ni Travis ng smack lang, pero nang ma-realize kung anong ginawa, agad itong humingi ng tawad. I'm sorry, hindi ko na uulitin, I was just... Pagpapaliwanag nito, malamang natatakot na baka lumayo na naman sa kanya ang loob nito. It's okay, and besides, I'm still your wife. Pero ngayon, bumalik na muna tayo, kailangan na tayo ng anak natin. Napangiti na lamang si Travis sa mga salitang tinura ni Eva. Ang swerte-swerte niya dahil sa kabila ng kanyang ginawa, napatawad siya nito at binigyan ng second chance. Ang tagal niyo naman po mama at papa, saan ba kayo galing? Kakamot-kamot sa ulo na sabi ng kanilang anak, kumakain na kasi ang mga ito, tapos ay wala pa sila. Pero nandito naman na kami ah, kaya wag ka na magtampo, ang sabi ni Eva kay Trisha. Hindi na po ako magtatampo kung tutuparin niyo po yung isa ko pa pong wish, nakangising sabi ng bata. Ano ba yun? Tanong naman ni Eva.
Gusto ko na po ng kapatid, baby brother or baby sister. Kaya kung may iniinom na tubig si Eva, siguradong nasamid na siya. Ang taray ng wish o ano pang ginagawa nyo, simulan nyo na para matupad niya. Biro ni Claudine, kaya ang pati-asawa nitong si Francis ay napatawa na lamang. Hanggang sa napatingin siya kay Travis na napakibit-balikat na lamang. Grabe naman kasi ang wish ng anak nila. Pagkatapos ng birthday ng anak nila, na natiling maayos ang lahat, sa araw-araw ay para siyang nililigawan ni Travis dahil sa mga ginagawa nito. Tunay nga itong bumabawi sa kanya. Ang kanyang nanay Mila at tatay Castor bumalik na sa probinsya dahil mas gusto daw nila doon. Pero bago umalis ay nakapagpasalamat naman siya ng sobra sa mga ito. Ang mga magulang niya naman ay napatawad na rin si Travis at nagbanta na kapag inulit pa talaga ng lalaki, ilalayo na talaga sila dito. Samantalang ang mag-asawang Claudine at Francis ay kaibigan pa rin nila. Sa araw-araw, pinaparamdam ni Travis sa kanila kung gaano sila nito kamahal. Kaya hindi nagtagal, nalaman niya na buntis siya at nang sabihin niya iyon sa kanyang mag-ama, tuwang-tuwa ang mga ito lalo na si Travis. Ang sabi pa nito, pakakasalan siya nito ulit. Pumayag naman si Eva at nagpakasal ulit sila ni Travis bago pa lumaki ang kanyang tiyan. Ngayon ay masaya silang namumuhay bilang isang pamilya. Hinihintay niya ang kanilang pangalawang baby na may pangalan na Trevor ang pangalan at ang nakaisip nun ay ang panganay nilang si Trisha. Sa ngayon ay wala nang mahiling pa si Eva dahil ang asawa niya noon na walang ginawa kundi saktan siya at walang awa. Ngayon ay mahal na mahal siya at ang anak nila. Well, nung una, mahal naman talaga siya ni Travis pero natakot lang ito na aminin sa sarili. I love you. Mahal na mahal kita, Eva. Kayo na mga anak natin. Nakayakap sa kanya si Travis, nakatalikod siya rito, kaya mabilis naman siyang humarap sa lalaki. Mahal na mahal din kita. Hinalikan muna siya nito sa labi bago niyakap. Wala na talaga siyang maihiling pa dahil walang sawang pagmamahal ang pinaparamdam ni Travis sa kanya at sa kanilang mga anak.